gabay ng inyong agahan. Ihahain ang pinakasaliwa at maiinit na balita. 100%! Mahal lang yung kamatis ngayon, di ba? Ayun, tapos bibigyan mo ng 3 piraso ng sili. Ako, mahal lalo yung sili ngayon. Bakit mahal ito? Kasi mahal kita. Yay! Good morning, you are watching 100%. Usapang diretso sa punto. 100% balitaan. 100% komentaryo. Taas ng NFA. Yun lang maging mura at bigas. Ay, nako. Hindi naman kayo bumibili ng palay sa mga magsasaka. Eh, saan ibebenta ng mga magsasaka yung palay nila, di ba? Hindi sa mga laking bodega, yung mga trader. Ayan, ha? 100% totoo. Kasama sina Jen Subardiaga at Nelson Luba, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, 100%, bahagi ng Net25 TV Radio. Dito na tayo sa kompleto, 100%, leave sa Net25. Ay, bangon na, gising na, umaga na. Ano ba naman? Martes na po ngayon, Abril 16, 2024. Sumasin nyo na po ang mga balitang kompleto. Walang labis, walang kulang. 100%! Dito na ang Paborito Kong programa sa umaga, 100%. With Nelson Lubao and Jen Subardiaga. Kusta naman? Na-traffic po ba kayo kagabi dyan sa EDSA? Yung mga taga Quezon City? Talaga naman. yun ho kasing manibela ay humarang sa kalsada. Talaga naman. Matapos na sabihin ng MMDA na hindi sila maramdaman, abay nagparamdam talaga. Ay, buhay! Dito na tayo sa kompleto. 100%. Leave sa Net25. Pero bago po yan, ay alamin po muna natin. Eto, kahango, mainit-init pa. Umuusok! Narito na ang ating mga tortang headlines! Dito na ang Paborito Kong programa sa umaga. 100%. With Nelson Lubao and Jen Subardiaga. Dagdag presyo sa produktong petrolyo, epektibo na naman. Ngayong araw, dagdag na naman. Ito na ang Paborito Kong programa sa umaga. 100% with Nelson Lubao and Jen Subardiaga. Saan naman tayo nakakita ng every week, taas ng presyo, hindi ba? Tapos yung sweldo mo naman, hindi naman tumataas. Paano mo naman ire-reconcile yung dalawa na yan? Mas maraming lugar sa bansa maaring makaranas ng dangerous heat index ayon na naman sa PAGASA. At alam nyo ba mga babayan, umabot pala kahapon ng 47 degrees Celsius. Grabe ang heat index, ang init! Ito na ang Paborito Kong programa sa umaga. 100% with Nelson Lubao and Jen Subardiaga. You are watching 100%. Negros Occidental nakapagtala naman ng unang nasawi. Ay, may nasawi na. Dahil ho sa pertussis, Negros Occidental. Dito na tayo sa kompleto. 100%. Leave sa Net25. Ban naman o pagbabawal sa pag-angkat ng domestic at wild birds mula sa Belgium, France. Ang Belgium at France, inalis na. Ito na ang Paborito Kong programa sa umaga. Nationwide distribution ng mga plastic driver's license cards magsisimula na ngayong araw. Balagalang, ha? Dito na tayo sa kompleto. 100%. Leave sa Net25. Relasyon ni Paulong Bongbong Marcos sa Pamilya Duterte, it's complicated. Ayon sa Pangulo. Ano yan, nung panahon pa ng Friendster yung it's complicated. Mamimili ka, di ba? Single, married, in a relationship. It's complicated! Ayan naman. Sa atin naman, Pritong Police Report, Lolo, wanted ho sa kasong rape, arestado sa Antipolo City. Ito na ang Paborito Kong programa sa umaga. At samantala sa ating balita mula po sa probinsya. Dalawang binata, binaril sa Samuagita, Negros Oriental, isa po naman ang patay. Sa ating gisadong global news, Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong bababa daw ho sa pwesto
sa susunod na buwan. Bakit naman? Bakit? You are watching the two most handsome men in the universe, Nelson Lubeo and Jen Subardiaga, here on Net25 and Radio Aguila. Sa tingin sa lahat ng sports news, Canada na naig sa Women's Ice Hockey World Championship. Dito na tayo sa kompleto. 100% leave sa Net25. At atin mo muna mang sikat sa probinsya. Pagsanhan po sa Laguna. Isa ho sa mga dinarayo ng mga turista ngayong summer vacation. Abang ganda nga naman, no? Ganyan pa rin bang itsura ng Pagsanhan Falls, ha? Ang Tagalog niyan ay hinulugang Pagsanhan, di ba? Pagsanhan Falls, ayan, no? Huwag kang pupunta ng Pagsanhan Falls. Baka ka ma-fall. At walang sumalo. Ayun yung problema. Maasa ka. Eh, assuming ka lang pala. Yeah. Yay! Kaya nang nangyari kay Catherine Katkat Kanay eh. Siya na naman. Maasa siya. Akala sasaluhin siya. Naku na-fall. Po! Eh, masakit yan. Natapos ang pandemya. Akala niya okay na. Wala pala. Wala pala. Ayun. Ginawa lang pala siyang pandemic. Anong tawag doon? Pampalipas ng pandemya. Pampalipas ng pandemya. Yeah. Talaga, nakakainip kasi yung pandemya. No? Totoo, talaga, totoo. Ay, nako. Lalo kung naka-lockdown. Huwag na natin pag-usapan yan. Yeah. Baka, baka maluha pa si Catherine Katkat Kanaya. Ayan, naglalabas na ka ng panyo. Eto muna tayo, ha? Oh. Patahan na natin kaunti ang mga patikim, Jen. Eto na. Ang patikim na mga balita, appetizer, eka nga. Inalis na po ng Department of Agriculture ang temporary ban sa importasyon daw po ng Pilipinas ng domestic at wild birds mula po sa Belgium at ng France. Ayon po mismo kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bukod na po sa domestic at wild birds, ay lifted na rin po ang importation prohibition ng ibang produkto tulad po ng poultry meat, day-old chicks, eggs, at ng semen. Masarap yan, masarap. Yun. Day-old chick. Diyan pala ginukuha yan. Meron din daw doon sa Belgium. Belgium, oh. So pagka bumili ka ng kwek-kwek, kwek-kwek ba yun? Ay, hindi, hindi. Iba pa yung day old. Oh. Yung kwek-kwek pala eh, hindi pa naging manok yun. Yan. Di ba? Oo. Oh. Itlog talaga yun eh. Oo, oh, yeah. Oh. Okay. Sige. Inanunsyo na ho ni, ito ang maganda. Oo. Oh. Totoo kaya ito? Inanunsyo po ni Land Transportation Office Chief Bigor Mendoza II na magsisimula na po sila ng nationwide distribution. Oy, plastic. Ha? But, plastic na po ang driver's license. Wow! 600,000 plastic cards ang naihatid sa LTO. At dahil dito, aba, eh, matutugunan na daw po ang backlog ng driver's licenses na nasa 9.7 million plastic cards at inaasahan hong maihahatid. Ayan! Yung kayang papel ko na driver's license ay mapapalitan na ng plastic cards. Pwede na ata. Dahil kung saan, no? Kung saan ka nagpa-renew. Titingnan ko doon kung nandiyan na ho ba yung plastic cards ko. Sabi, ngayon daw ibibigay eh. Yun. Pwede. Palagi ko sasabihin, ay wala pa ho kasi ayun. Medyo kulang. 600,000 lang ho yan eh. Ngayon, kung kilala mo yung hepe, bago papunta ka pala, ayos na yan. Ganun ba? Dapat kilala mo yung hepe. Kung hindi, wala. Hindi na tayo sikreto dyan. Ayun sa akin, hindi ko na inaasam yung plastic card na yan. Ah, ganon? Mas maganda na yung papel, malambot-lambot. Ang problema, ilang taon yan? 10 years to. Ayun na. Eh baka pag after 10 years, alikabok na yan. Ipiprint ko ulit. Yan. Meron naman siyang online version. Ah, pwede kang mag-ano, tama, reprint na lang. Ang tanong dyan yung plaka. Kasi marami pang plaka ngayon. Hanggang ngayon, wala pa rin. Ay, sa plaka. Oo, plaka naman. Yung mga wala akong plaka, eh, pumunta lang po sa amin, ha?
Ang dami kong luma doon eh. May Victor Wood ako. Nora Honor. O, ibang klase ng plaka yan. Eddie Peregrina. Ay, 45 ka, tsaka ano? Ay, ano mag gusto nyo? Yung long playing? Long playing. Ang dami yung plaka sa bahay. Yan. Hindi na nga ho nagagamit dahil nasira na yung aming turntable. Yun na nga. Kaya pala may malabas kayong bago. Oo, meron. Yung bagong version ngayon ng turntable. Ay, ganun ba? Yes. So, makabili nga niya para mapatutog ko yung mga lumang plaka sa bahay. Ang karayom niya, yung panahi. Ayan, maganda. Nakapagpatugtog ka na. Nakapanahi ka pa. Ayan! Good morning. You are watching Ciento por Ciento. Alas 5:12, sa patuloy daw pong pag-atake sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ipinahayag po naman ng Pangulong Bongbong Marcos na it's complicated. Yun nga. Ba? Komplikado ang kanyang relasyon sa pamilya Duterte. Gayunpaman, sinabi ng Pangulong Bongbong, hindi po nagbabago ang kaugnayan niya hindi kay Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte. At hindi magbabago. Yun na. Yan. Sa isa daw pong Q&A, question and answer portion sa isang luncheon na pinangunahan ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o ng FOCAP, tinanong ang Pangulo kung paano nila itutuloy ang kanyang alyansa ni Vice President Sara Duterte, gayong hayag. Matindi ang pagkontra ng pamilya nito sa pulisiya ng Administrasyong Marcos. Ayun! Eh, kinoconsider man ng Paulong Bongbong Marcos na isama ang Japan sa balikatan military exercises ng Pilipinas at ng US. Sinabi po ng Pangulo na ang posibilidad na sumali ang Japanese military sa joint annual drills ng tropang Pilipino at Amerikano ay magiging isang magandang hakbang tungo sa mas mahusay na koordinasyon sa depensa sa pagitan ng dalawang bansa. Isasagawa po ang balikatan exercises mula April 22 hanggang Mayo 8. Patikim pa lamang po yan, appetizer. Yun hong detalyado, main course, ihahain po namin sa pagbabalik ng 100%. Dito na tayo sa kompleto, 100%. Leave sa net 25. This portion is brought to you by Canriff Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Canriff Corporation offers supply and installation of elevators, escalators, air conditioners, ventilators, jet towel hand dryers, generators, access control system, factory automation, and modernization. For more info, please contact Ami Kanke. Mga viral video ng totoong senaryo, mga eksklusibong pangyari na sa amin nyo lang pong napanood at mga expose na nagbigay sa atin ng babala. Kaya kung kayo po'y may sumbong at reklamo, mag-text lamang sa 0915-415-1035. Mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Yan ang tatak, responde. May aksyon na, may solusyon pa. Let's live together sa Net25. Sa Net25. Pilipinas! Buong mundo! Samahan nyo ang number one yung katandem tuwing umaga. Love, Tony Pet, and everything! Lunes hanggang Biyernes. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Live the live sa Radyo Aguila 1062 Mega Manila. Sa Net25 at sa Net25 YouTube channel at Facebook page. Love, Tony Pet, and everything! Sa Net25, let's live together. Sa Net25. This portion is brought to you by 318 Automart. Eto na nga. Eto na po ang mga detalyadong balita. Hoy, mga nanay, mga tatay ha. Yung mga naghahanda po ng agahan, ako tuloy niyo lamang po yan.
At siyempre po, kami na ang bahala sa balita at impormasyon. Muli pong magpapatupad ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis sa bansa ngayong araw. Sa abiso po ng mga kumpanya ng langis, magpapatupad sila ng dagdag presyo 40 centavos kada litro sa gasolina. 95 o 95 centimos naman sa kada litro ng diesel. 85 o 85 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Epektibo po mamaya alas 6 ng umaga. Ang ipatutupad ng dagdag presyo ng mga produktong petrolyo ay bunsod po ng paghalaw ng presyuhan nito sa pandaigdigang merkado. Matatanda na nito lamang nakaraang Martes ay nagpatupad daw po ang kumpanya ng langis. Big time! Price hike! Pero sa world market, Jen, bumababa ang presyo ng produktong petrolyo, ha? Ah, ganun, ha? Oo, kasi yung mga trader, ang kanilang pinuntahan ay yung de-escalation sa Middle East. Uh-huh. Yung paghupa ng tensyon. Yun yung kanila nakikita. Uh-huh. Kaya, maganda. So next week, baka expect natin. Sana hindi umakyat. Iyan na nga. Sana hindi umakyat. Ha? Depende yan sa gagawin ng Israel. Ayan. Samantala, wala pong epekto ang unang araw ng ikinasang tigil pasada ng grupong Piston at Manibela kahapon. Sinabi ni MMDA Acting Chairman Don Artes na wala silang na-monitor na anumang public transport disruption. At katunayan na hindi nga sila nag-deploy ng 400 sasakyang nakaantabay para sa libreng sakay sa mga naapektuhang commuters. Ayun. Sapat anyang ibinigay na panahon ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga jeepney operators para sa consolidation sa Quezon City. Hindi rin ho naramdaman ang ginawang transport strike. Sa kabuuan, normal at maayos daw ho ang naging daloy ng trapiko sa panahon ng strike sa QC. Unang sinabi ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis na hindi ho na ho papalawigin ang April 30 deadline para sa PUB consolidation. Ayun. Ang problema din itong gabi na, kagabi. Oo. Nagpuntahan yung ano, yung hindi nyo kami naramdaman, ha? Ah, ganun? Ayan, gumawa ba ng eksena kagabi? Nag-ano ho sila dyan sa East Avenue, tipon-tipon ng mga... Ayun. At ngayon, kaninang madaling araw, pumunta naman sila sa Welcome Rotonda. Ayun, tapos? Doon sila naghambalang ng mga jeep nila. Gusto nila iparamdam eh, dahil hindi daw naramdaman. Diba, may i-report sa atin ni Archie Amado yan? Kaya nga. Ayan, at tinumutan naman yan, no? Ayan. Oo, yan, sa Welcome Rotonda yan. Kuha ba yan ni Archie Amado? Hindi. Si ano yan? Si Maton yan? No? Si Joel Gonzalez. Ano sinasabi ko? Ewan ko ba, no? Yung pagka nasabing hindi ka binaramdaman. Siguro baka lahat ng mga nasa iba't ibang mga lugar, isang location na lang. Eh, kasi nga, gusto. No, baka sabihin ng tao, ganyan pala kayo, wala pala. Ngayon, gumawa na eksena. Oh. Ayun lang. Tingnan lang natin kung hanggang kailan, di ba? Ay, naku. Inaasahan namang aabot daw po sa 43 hanggang 46 degrees Celsius ang heat index sa ilang lugar ng bansa ngayong araw mismo, ha? Mararanasan daw pong heat index sa 43 degrees Celsius sa Aborlan, Palawan, Aparri, Cagayan, Iloilo City at maging sa Rojas City. Habang inaasahan din pong heat index na 46 degrees Celsius dyan po sa Dagupan. Kahapon dyan, ayon sa PAGASA, umabot na ng 47 dyan. Naku po, Dagupan? Dagupan. Bantak na yan. Sabi nga ng mga bangus doon, i-preachin nyo na lang kami kaysa mainit kami dito sa ilalim. Para kami anyang suka na lang pala kulo sa pispang paksiw na. Oo nga eh. Sobrang init pala. Ayun, mga taga-Dagupan, nakikinig sa atin yan, ha? DWIN 1080. Yan. Nako. Sa Pasay City, Nelson. Anong init? Posibleng maranasan daw pong heat index na 42 degrees Celsius. Ang nasabing temperatura ay nasa ilalim po ng danger. Danger. Mapanganib. Danger heat index. Kaya patuloy na pinaalalahanan po ang publiko. Gawin ang kaukulang pag-iingat laban sa matinding init ng panahon. Nakapaw!
At eto na nga, inaasahan ho ng PAGASA na mas marami pang lugar sa bansa ang makakaranas ho ng dangerous heat index values sa mga susunod na linggo. Ay, patikim pa lang pala yan, ha? Paliwanag ho ni PAGASA climatologist Dr. Jan Manalo, hindi lang dapat alalahanin ng publiko ang absolute temperatures na nakikita sa thermometer, kundi pati na rin ang heat index o yung mismong naranasang temperatura ng katawan. Sa heat index niya kasama din ang relative humidity na siyang moisture content sa hangin. Yan pala yung pagkakaiba niyan, Jen. Oo. Halimbawa, pumunta ka ng ibang bansa, di ba? Malalamig ang klima doon. Oo. Iba pala talaga yung epekto niyan sa katawan kaysa doon sa iniisip mong numero nakikita mo. Ah, ganoon. Kasi so, mayroong mga lugar na, di ba, parang 6 degrees. Hindi ka magtatakot ako, baka mag-yellow ako rito. Oo nga. Iba pala yung sa katawan. Depende rin sa atmosphere kung... Ayun. Kaya may mga lugar na gano'n ang temperatura pero kaya ng tao. Oo. Eh dito, ang problema sa Pilipinas, mataas ang humidity. Yun ang init. Oo, yes. Kaya yung meron, singaw. Oo, meron pang mga... Sa ibang bansa, iba yung... Ay, di ba, magtataka ka sa... Hindi ako nagkakamali, sa Middle East, umaabot ng 50 degrees eh. Yes, oo. Pero kaya nila kasi iba yung humidity. Ang iba kasi nga dun, dumudugo na ang ilong. Oo, yun nga. Oh. Eh dito sa Pilipinas, konting init lang, damang-dama na natin ang mga lugar na malapit ho sa mga katubigan. Halimbawa, magkakaroon ho ng mas mataas na humidity yung mga malapit sa dagat. Uh-huh. At ito ho ang magpapatas ng heat index kumpara sa ibang lugar. Sinabi pa ni Dr. Cielo Ante na magpapatuloy ang El Nino. Kaya, mga publiko, ha? PBN, inaabisuhan ho ang lahat ng publiko na iwasan ang paglabas ng bahay sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Paulit-ulit ho sinasabi rin na uminom ho ng maraming tubig, mga bata. Mga huwag kayong matigas ang ulo, uminom kayo ng tubig. Kung minsan pinupuno nyo yung baso, isang lagok lang, ayaw nyo na, hindi ho ganyan. Ha? Uminom ng marami at magsuot ng komportable. Yung huwag na kayong mag-jacket. Ha? Yun na nga. At light clothing lamang, yung maninipis. Hindi ka naman na action star, jacket ka ng jacket. Tapos leather jacket pa. Nako po. Tapos magmomotor ka ngayon. Nako magsusuot po. Ka pa ng helmet. Nako. Eh baka ano tayo, ha? Madisgrasya. Yung... Wala kang kamalay-malay, tumataas ang presyon mo. Mm-mm. Yun ho. Eh, parang meron pa naman mga taong tumataas ang presyon, hindi parang bali wala sa kanya. Hindi nila nararamdaman Parang si Vice Galapati yan eh. Ah, ganun ba? Ito, 200 na, parang bali wala lang sa kanya. Ay, delikado yan. Yun ang sabi ko yan nga. Yan ang nangyari sa akin noong... Okay, yung si Romy Chowa, di ba? O, si Kuya Romy, kami, kumakakain kami, sabi ko, masakit ang ulo ko. Pinatawag niya yung meron bang nag-BBP dito sa restaurant? Nag-pressure, Meron daw. Binipi ako. Nako. Nagtaka ako, normal ako eh. Yung pakiramdam mo, bali wala lang. Hindi, nahihilo ko. Sabi ko, akala ko mataas ang BP ko. Nagpa-BP ako, 130 lang naman, over 100. Normal. Hindi siya masyado mataas. Oh. Ang nag-try si Romy, Chua. Oh. Ako nga, i-BP mo ako. Nako, siya pa lang mataas, 200, Jen. Parang bali wala lang. Sabi ko, mag-ingat ka, Romy, kasi hindi mo nararamdaman. Yun ang nga. Alam mo, after nung pangyayari na yon, after 1 week. Na mild stroke. Na stroke siya. Yun ang nga. Hindi niya kasi, sabi kasi ko, kasi pakiramdam niya, normal lang eh. Hindi mo inano, hindi mo sineryoso. Yung ipinakita nung tawag doon nung pang BP, pang blood pressure. Yan pala, may mga bagay na dapat mo talagang sineseryoso. Totoo. Halimbawa, nagpahayag siya ng pagmamahal. Yan. Huwag mo agad sineseryosohin. Tsakin mo muna ako dito. Baka naman niloloko ka lang. Pero kung blood pressure yan, yan. Seryosohin mo agad. Kasi mahirap na hong mag... Kasi pagka na-inlove ka na, bibibili sa tibok ng puso mo eh. Hindi ho. Tumataas na presyon mo yan. Wala akong kinalaman yan. Yan, Okay na. May tawag tayo, line 3. May makukonsulta pa. Eto, may kumukonsulta ho ngayon sa atin si Archie Amado. Yan. Tinitanong kung dyan ba sa Pasay City ay kansilado ang klase. Yeah. Archie, sagutin mo ngayon. Archie Amado, pasok!
Kinansela ng lungsod ng Pasay ang face-to-face classes sa pampubliko at pribadong paaralan ngayong April 16 at araw ng bukas April 17 matapos na ipag-utos ng lokal na pamahalaan dahil sa inaasahang mataas na init ng araw o heat index. Ito ay alinsunod sa executive order na inilabas ni Mayor Amy Calixto Rubiano na kung papalo sa 42 degrees Celsius o higit pa ang temperatura ay pansamantalang isususpende ang face-to-face classes sa lungsod. Ayon sa Climate Heat Index ng Forecast Pag-asa DOST, ay inaasahang papalo sa 42 degrees Celsius ang mararanasang tindi ng init sa Pasay sa loob ng dalawang araw. Ang paraan umano ng pagtuturo ay isasagawa muna sa pamamagitan ng online o modular batay sa kakayanan ng mga paaralan, guro at mag-aaral. Muli namang nagpaalala ang lungsod ng Pasay sa kanilang mga nasasakupan na iwasan muna ang outdoor activities at palaging uminom ng tubig upang maiwasan ang heat stroke. Archie Amado para sa 100% Balita. 5:27 a.m. Pinapayagan na po ng DepEd ang mga guro at non-teaching staff magsuot po ng alternate uniform dahil po sa mainit na panahon. Nag-post ang ahensya ng gabay sa alternate uniforms na maaari pong gamitin ng mga teacher. Kaya importante yan, mga teacher. Ang isa sa mga alternate uniforms ay ang collared DepEd polo shirt. Ayun, polo shirt na lang. Ayun, no? Ginagamit po sa mga nakaraang aktibidad ng DepEd. Kabilang po yung Brigada Eskwela, Palarong Pambansa o Planbalik Eskwela at Regional Division School Conferences. Ang isa pang alternate uniforms ay ang white collared polo shirt na may logo ng DepEd at matatag. Ang mga alternate uniforms ay ipapare sa mate black pants na hindi papayagan ang leggings. Ah, bawal pong leggings. Yun hong tights. Ay, medyo, at bawal din po jogging pants. Oh, kasi baka mapatakbo yan. Asan yung tuturo? Yun na nga. Naka-jogging pants ka eh. Tsaka hindi naman PE eh. Oh, hindi. Hindi ka naman teacher ng PE. Ayun. Naka-jogging pants ka. Naitala naman ang lalawigan ng Negros Occidental ang unang nasawi mula sa pertussis. At mahigit 11 po ang kumpirmadong kaso as of yesterday. Ayon kay Provincial Health Officer Girly Pinongan, isang buwang sanggol, ha? 1 month old baby ang namatay dahil ho sa pertussis noong nakaraang linggo. Sa 11 kumpirmadong kaso, 6 po ay mula sa Bacolod. Ang iba naman ay mula sa iba't ibang lugar ng probinsya. Sa 36 na suspected pertussis-related cases, 5 po ang nag-positive kasama ang nasawi. Habang ang 5 negative naman batay sa examination results na inisyo ng Research Institute for Tropical Medicine. Ang natitirang 26 suspected cases ay sinusuri pa ng RITM. Eh, diyan pa rin pala sa RITM sinusuri ito. Yes, so, napakatagal. Buong Pilipinas diyan lahat RITM. Parang ano, yung COVID-19 nung araw. Yes. Ano? Ngayon pala tayo, no? Napaka hindi nga advanced, no? Balak na lang gawin ano yan, Luzon, Visayas, Mindanao dapat na sana. Dapat laging ganyan, ano yes. Mo? Sinabi ho ni Pinoanan na walang outbreak ng pertussis o whooping cough sa probinsya. Batay ho sa kriteriya naman na itinakda ng Department of Health at ang sitwasyon ay manageable pa. Dito po naman sa Quezon City, ay makinig po kayong magbuti ha. Mahigit 300 Quezon City health workers at mga community volunteers ang sumasailalim po sa pagsasanay sa cough treatment. Ubo, maging o naging posible ay ang aktibidad sa pamamagitan po ng pakikipagtulungan ng pamahalaang lungsod sa isang pharmaceutical company. Meron po itong temang huwag palalain, ubo ay supilin. Isinagawa po yan sa Quezon City Memorial Circle. Ayon po kay Dave Anthony Vergara, nilalayon daw po ng aktibidad na magbigay ng impormasyon sa mga health workers at ng participants kung paano labanan ang mga nakakahawang sakit at gamutin ang mga sintomas nito. Ayon po naman kay Lee Van Fong, mula noong pandemya ng COVID-19, may mga bagong uri na po ng paglaganap ng ubo tulad po ng pertussis o ng whooping cough. At bilang frontliners, pakikinabangan nila ang mga natutunan nila sa kung paano gamutin ang ubo at kung paano turuan ang mga pasyente sa mga uri ng medisina na
magagamit para sa kanilang treatment. Ayon! Lumipat na ho sa drought-resistant crops ang mga magsasaka sa La Union para labanan ang epekto ng El Nino phenomenon sa sektor ng agrikultura. Sa halipong palay, ang isang magsasaka ay nagtanim na lang ho ng mais at munggo na hindi ho nangangailangan ng maraming tubig para ho lumaki. Nabuo ito matapos mag-abiso ang Provincial Agriculture Office sa mga magsasaka na maghanap ng alternatibong pananim na maaring umunlad sa matinding init upang maiwasan ang pagkalugi. Hinikayat naman ni Sharon Villoria. O, si Sharon na pala dyan, ha? Oo, siya ho ang Provincial Agriculture Officer na magtanim ng short gestating crops. Ha? Ibig sabihin yung pwede mo agad anihin. Isang buwan, dalawang buwan, pwede na. Tulad ho ng gulay na maaaring anihin sa loob lang ng maikling panahon. Maaari ho makakuha mga magsasaka at mga isda ng emergency loans na iniaalok naman ng provincial government. Eh, mabuti pa dyan sa La Union, ha? Mm. Tiniyak naman ni Governor Rafael Veronica Ortega David. O, si Rafael na palang ano dyan? Oh. Gobernador? Ha? Tiniyak ho niya na sa farming and fishery sector, handa ang provincial government na magbigay ng tulong. Inalis naman po ng Department of Agriculture ang temporary ban sa importasyon po ng Pilipinas. Importasyon po ng domestic at wild birds mula sa bansang Belgium at ng France. Ayon po mismo kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bukod daw po sa domestic at ng wild birds, lifted na. Inaalis na rin po ang import prohibition ng ibang produkto tulad po ng poultry meat, day-old chicks, eggs at ng semen. Ang desisyon ay ginawa ng DA nang makitang wala na po. Wala na pong dagdag na bird flu outbreak sa Belgium mula po sa February 21 at France mula naman February 24. Noong nagdaang taon, naiulat po na ang Belgium at France ay infected ng highly pathogenic avian influenza H5N1 strain ang kanikanila pong manukan noon. Pero ngayon, okay na. Okay na. Belgium, Belgian ng manuko, ha? Belgian yeah. Chicken. Ako, ang kinakain ko si Belgian waffle. Ah, ba? Belgian waffle. Magandang umaga kay Kuya Euclid, Cesar. Namimiss ko na ating kaibigan, no? Euclid, ha? Oh. Misa nga, no? Sabihin mo magkita-kita tayo, ha? Euclid, oh. Kung di lang magpa-Belgian waffle ka, magpa-copy ka na rin. Sarap yung kanyang Malaysian coffee, no? Mm-hmm. Ay, baka may makita kayong bumibiyahe kayo sa EDSA, EDSA lugar. Baka may makita ko kayong plaka numero 8. Oh, anong Ocho. Anong problema? Diba, plate number 'yan ng mga congressman. Oh, siyempre. Oh. Pero ayun po, ha, ito toto. May kampanya sila. Wala pong inuutorisa na gumamit ng plakang 8 na son. Ba, wala na, ha? Wala po niyan. Kahit noon kasi yung mga ginagamit nila, paso na yon. Eh, maluma, oo. Ngayon pong 19 Congress, wala pang nire-release. Wala pong nire-release. Yun. Ito po yung mahigpit na panawagan ni House Secretary General Reginald Velasco. Mm-mm. Ang paggamit daw po ng Special Protocol 8 license plate ay hindi po autorisado ng kamara. Ayun. Ito daw po ay mismong utos itinawag sa kanya. Oy Reginald, may mga sumbong na naman ako natanggap, ah. Mula doon sa dalawang kamoting kahoy sa Radio Agret na 25. Oo. May mga gumagamit doon ng 8. 8? Oo, oh, sabihin mo nga, wala tayong inu-authorize, ha? Uh-huh. Sabi po ni Speaker Martin Romualdez, walang pinapayagan miyembro ng 19 Congress gumamit ng 8 plaka. Ayun. Ayan. Ayan. At nagkasundo na raw ang MMDA na sana, MMDA at mga law enforcement agency, kumpiskahin yan. Hulihin. Mm-hmm. At pagmultahin. Illegal use of protocol plates. Noong pang ano yan, mula nung maghigpit sila sa busway. Yan na nga. Nung mahuli din si... Yung merong CA tapos number 8. At saka yung sinabing ito si Bong Revilla. Yan. Lumitaw na yan eh. Yan. Siya wala akong 8 na ini-issue. Eh ngayon, meron na naman kasi... Meron na naman gumagamit. Yung kasing CA, ang alam ko, nagkaroon ng special plate. Oo. Ang mga miyembro ng CA talaga. Pero yun... Parang 24 lang ata sila. Aha. 24 lang na miyembro ng CA. Eh, yun lang po ngayon. Parang dumarami na naman. Pag-check mo kasi, uh-huh.
Hindi ngayon 19 Congress, nung mga nakaraang Congress pa. Ang gumagamit, mga dating congressman o kamag-anak ng dating congressman. Ayan. O, malinaw po yan, ha? Pagka kayo nahuli, ipapakain sa inyo yung plaka. Naku po! Ang importante ho, malaman natin ang lagay ng panahon. Ha? Dahil sa, naku eh, ang dami na naman daw hong magiging mataas ang temperatura. Ha? Yung dangerous heat index. Nakita mo sa sasakyan mo, minsan nakalagay 47. Oh. Yung, di ba, temperature sa labas? Temperature, yung sa labas sa sasakyan. Makikita mo ba? Meron. High-tech pala yung sasakyan mo, ha? Na makikita mo doon yung 47 degrees? Doon sa, sa dashboard? Dashboard, oh. Wow, ibang klase na pala mga sasakyan ngayon, ha? Oo, pagka pumapaano pa sa mukha yun, pag ayaw mo pansinin. Ang tindi, ha? Ay, naku. Kompleto na yan, pati tire pressure. Meron din. Iba na pala sasakyan ngayon, ha? Pinahiram sa akin yung Vice Galapagos, sinubukan ko, eh. Ang ganda pala. Ay, talaga naman, oh. So, kung ikaw ay jeepney driver, oh, para malaman mo yung kung may gasolina pa, may diesel ka pa. Ilalabas mo yung kamay mo sa bintana. Uy, wala na akong gas. Ipukuha ng tubo. Tapos pupunta ka doon sa likod. Di ba, gaganan mo yun? Titignan mo. Ay, yun ang wala kanyang... Na, wala, magpapagas po tayo, ha? Ayan, ho. Tingnan nyo yung tubo. Oh, wala na hong ano. Yun nga. Yan ang gusto natin, eh. No? Ang papupuestuhin pa doon yung babae na maikli ang palda. Ate, medyo isod-isod mo nga konti yung paa mo kasi tapakan mo yung lalagyan ng krudo, eh. Ay, nako. Buhay. Mm-hmm. Importante ho, alamin natin ang lalagyan ng panahon, ha? Ito lang, pakinggan ho natin si Rhea Torres. Yan. Pag-asa DOST Weather Forecasting Center. Rhea? Isang magandang umaga po sa ating lahat. Weather update po tayo ngayong araw ng Tuesday, 16 na araw ng Abril 2024. Unahin po muna natin yung mga weather systems na sa kasalukuyan ay nakakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Kung makikita po natin dito sa satellite image, medyo may mamataan po tayong mga kaulapan na nakakaapekto sa ilang bahagi ng Mindanao. And kung makikita po natin, medyo malawak po yung sakop ng mga kaulapan, dulot po yung trough extension ng isang low pressure area na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility at mababa po yung chance na ito ay magiging isang ganap na bagyo. And kung makikita po natin, yung mga kapal na kaulapan ay mostly nararanas lamang sa karagatan, pero may ilang areas pa rin po sa Mindanao area na apektuhan nitong trough or extension ng low pressure area. So mostly dito sa southern portion ng Mindanao, posible po tayo makaranas na maghapon na maulap na papurin na may kasamang kalat-kalat mga pagulan, at sa nalalabing bahagi naman po ng Mindanao ay mostly magiging mataas lamang po yung chance na makaranas tayo ng mga isolated na mga pagulan. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, kung nakikita po natin, kabaliktaran po yung nararanasan po natin. Halos wala po tayong makikita na kahit anong mga kaulapan na posibleng magdala ng maghapon ng mga pag-ulan. Dulot po ito ng epekto ng ridge or extension ng isang high pressure area. So kabaliktaran po yung nangyayari pagdating po sa isang ridge or pag nakaapekto po yung ridge ng isang high pressure area. So kung sa trough or ay low pressure area, may nararanasan po tayong mga kaulapan. Sa ridge naman po, nagiging madalang yung mga kaulapan at mas mababa po yung chance na makaranas tayo ng mga pag-ulan. Kaya asahan po natin, dahil posible pong medyo magiging mababa po yung chance na may mga kaulapan na mabubuo, lalong-lalo na silang bahagi ng northern at central Luzon, magiging mainit po yung panahon at matataas po ng mga maximum temperatures ang mararanasan natin ngayong araw. So generally, fair weather conditions po tayo sa nalalabing bahagi ng ating bansa, at may mga tsansa pa rin po na mga isolated na mga pag-ulan. Gaya po ng nasabi natin kanina, sa magiging lagay po ng panahon dito sa Luzon, magpapatuloy pa rin po yung maaliwalas na panahon, at asahan pa rin po natin yung maniinit at matataas ng mga maximum temperatures, lalong-lalo na dito sa Tugigaraw na posibleng umabot ng 38 degrees Celsius, samantalang 35 degrees Celsius maximum temperatures naman ang mararanasan para sa Metro Manila at Lawag. Agwat naman ang temperatura para sa Baguio, maglalaro mula 18 to 20 degrees Celsius, samantalang maximum temperatures para sa Tagaytay at Legazpi, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, gaya po ng nabanggit natin kanina, yung southern portion po ng Mindanao, most likely makakaranas po ng mga kalat-kalat mga pag-ulan. So dyan po sa southern, South Cotabato, Sarangani, pati na rin sa Davao region, posible po yung maghapon na maulap pa po rin. May kasamang scattered na mga pag-ulan, at mas mataas lamang po ng tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Mindanao area.
For the rest of the country, magpapatuloy pa rin po yung mainit at malinsang panahon at asahan pa rin po natin yung matataas na mga maximum temperatures, lalong-lalo na po dito sa Calayan Islands, Puerto Princesa at Iloilo na posibleng umabot ng 34 degrees Celsius para naman sa Zamboanga, Cebu, parte na rin sa Tacloban at Davao aabot po ng 33 degrees Celsius ang maximum temperatures. Para sa Cagayan de Oro naman, yung agwat ng temperatura inaasahan natin ngayong araw maglalaro mula 25 to 31 degrees Celsius. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning sa ngayon. Banayad hanggang sa tamtaman pa rin ang mga pag-alo na mararanasan sa ating mga karagatan. Kaya malaya pa rin pong makakapalaot yung ating mga kababayan na may mga maliit na sakyan pandagat. At hanggang sa darating na Biyernes, asahan po natin dito sa Luzon, magpapatuloy pa rin po yung mainit na panahon sa malaking bahagi ng Luzon area. So pangapiling syudad sa Metro Manila, Baguio City at Legazpi City, asahan pa rin po natin yung matataas na mga maximum temperatures, matataas na temperatura. For Metro Manila, posibleng umabot ng 35 degrees Celsius maximum temperatures hanggang sa darating na Biyernes at 33 degrees Celsius naman ang maximum temperatures na aabot dito sa Legazpi City. Agwat pa ng temperatura para sa Baguio City naman hanggang sa dating na Biyernes ay posibleng maglaro mula 17 to 26 degrees Celsius. Gayon din sa magiging ilagay ng panahon sa mga piling syudad dito sa Visayas dahil wala naman po tayong inaasahan na sama ng panahon na posibleng magdala na maghapon ng mga pag-ulan hanggang sa darating na Biyernes, patuloy pa rin po yung mainit na panahon at may mga tsansa pa rin po na mga panandali ang buhos ng ulan lalong-lalo na sa hapon o sa gabi. At yung mga agwat pa rin po ng temperatura natin, asahan pa rin po natin, medyo may kataasan pa rin yung mga maximum temperatures, lalong-lalo na dito sa Metro Cebu at Tacloban na posibleng umabot ng 33 degrees Celsius maximum temperatures at sa Iloilo naman posibleng umabot ng 34 degrees Celsius ang maximum temperatures. Samantalang dito sa mga piling syudad sa Mindanao area for Metro Davao, hanggang bukas po makakaapekto pa rin yung trough or extension ng isang low pressure area, kaya makakaranas pa rin po tayo ng mga kalat-kalat mga pag-ulan, and then iinit na po ulit yung panahon pagdating ng Thursday. Samantalang sa Cagayan de Oro at Zamboanga, from Wednesday until Friday, patuloy pa rin po yung mainit at malinsangang panahon, may mga chance pa rin po na mga pulo-pulong mga pag-ulan. Para naman sa agwat ng temperatura, 34 degrees maximum temperatures para posibleng maranasan hanggang sa darating na Biyernes para sa Metro Davao at Zamboanga. At yung agwat naman ng temperatura pa sa Cagayan de Oro, posibleng maglaro mula 24 to 32 degrees Celsius. Kaya patuloy po yung ating paalala sa ating mga kababayan, bawas-bawasan po natin yung mga outdoor activities, lalong-lalo na pagdating ng tanghali hanggang sa hapon. Magbaon po tayo ng tubig at ng payong pananggalang sa mainit na sikat ng araw. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Ms. Rhea Torres ng Pag-asa DUST. Ito na ang Paborito Kong programa sa umaga, 100% with Nelson Lubao and Jen Zubardiaga. At ngayon, ihain na po agad natin ang ating prito. Break na pala muna. Ay, nakasubo. Nakita ko na yung prito. Ayan nga eh. Bakit ba itatago mo yan? Mamaya pa? Mamaya pa raw. Wala pa rin yung sarsa. Sarsa. Ah, sige, sige, sige. Sige. Gaya, gayat mo ng ano, kamatis. Ha? Yeah, yeah, okay, yeah. Nakabuelo na. Magbabalik pa po ang 100%. Dito na tayo sa kompleto. 100% leaves on net 25. This portion is brought to you by RJK Services Manpower Agency Corporation.
Open for Business with Cesar Vallejos every Sunday, 9 p.m. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25. This portion is brought to you by Robic Builders. Ito na, Nelson. Totoo na ito. Ito na ba? Ito na po ang ating Pritong Police Report. Makalipas ang 6 na taong pagkatago, huli. Huli sila ng Antipolo Police. 60 anyos na, lolo ng halay po ng anak ng dati nitong kinakasama. Report yan mula kay Jimboy Tihano. Jimboy! Pagpasok ng mga operatiba, agad tinungo ang barracks kung saan inabutang nagpapahinga pa ang target. Tila nagulat pa ang akusado ng magising. Isinilbi kay alias Hernan ang warrant na nahaharap sa kasong paglabag sa 7610 at 2 counts ng qualified rape. According sa records po natin, ano, nangyari ito noong June ng 2017, yung anak ng kanyang kinakasama noon na 15 years old ay kanyang mga hinipuan. Tapos at by 2018 naman, after a year, nagalaw niya ng 2 beses. Okay. Ayon sa Antipolo Police, mismong anak ng dating kinakasama ng akusado ang biktima. Sa tulong ng impormante at koordinasyon ng complainant, mabilis natuntun ang kinaroroonan ng akusado. Sa ngayon, nasa Antipolo Police Custodial Facility na ang 60 anyos na lolo. Itinanggi naman ito ang umaniparatang sa kanya. Jim Tihano, para sa 100% balita. Bagong opisina naman at barracks ng Inter-Agency Collaborative Group na katuwang ng Bucor na tututok sa kontra-illegal na droga sa loob ng Piitan. Ayon, pinasinayaan. Archie Amado sa balita. Naniniwala ang Bureau of Corrections na handa na nilang sukpuin ang mga nasa likod ng pagpasok ng illegal na droga at kontrabando sa loob ng mga Piitan sa bansa. Ito ang dahilan kaya itinayo sa compound ng New Bilibid Prison ang bagong gawang opisina at barracks ng Interagency Collaborative Group na katuwang ng Bucor na tututok laban sa illegal na droga sa loob ng Piitan. Ayon kay Director General Gregorio Katapang Jr., bagamat may delay sa pagkuha ng mga kagamitan para sa kanilang opisina at barracks, ito na anya ang magbibigay daan para sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa kanilang sabay-sabay o synchronized anti-illegal drug campaign sa loob at labas ng mga kulungan sa bansa. Nasa 70-80% umano ng mahigit sa 52,000 PDL sa buong bansa ay nakulong na may kaugnayan sa droga. Inamin din ni Katapang na sa kabila ng mahigpit na patakaran nila sa mga Piitan ay may nahuhuli pa rin silang nagpapasok ng mga dangerous drug, controlled precursors and essential chemicals o CPEX at drug paraphernalia. Ito rin anya ang dahilan kaya nakipagkolaborasyon sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para maresolba ang komplikadong isyu ng drug use at trafficking sa mga pasilidad ng Bucor. Archie Amado para sa 100% balita. At ngayon sa atin namang mga balitang probinsya. 20 binata binaril sa Sambuanguita, Negros Oriental. Isa po ang patay. Si Ira Taborda sa balita. Good morning, Ira. Agad na nasawi ang isang 19-anyos na binatilyo matapos pagbabarilin ng riding in tandem habang nasa bilyaran sa Sitio Magabo, Barangay Maluay, Sambuanguita, Negros Oriental, noong Linggo ng Abril 14, 2024. Hindi pa rin nagbigay ng detalye ang PNP Sambuanguita sa pangalan ng nasawi. Nakatira pa sa naturang lugar habang binarilin at tinamaan sa balikat ang kakilala nitong 17-anyos at dinala sa ospital para magamot. Sa investigasyon ng pulisya, nabatid na nagiinuman ang 2 biktima kasama ang kanilang mga kaibigan sa bilyaran nang biglang sumulpot ang mga suspect sakay ng motorsiklo. Saka bumaba ang backrider sa motorsiklo at pinagbabaril ang 2 biktima. Matapos ang insidente, tumakbo ang mga suspect palayo sa lugar sakay na kanilang pulang Suzuki Smash. Nagtamo ng ilang sugat sa katawan ng 19-anyos na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Patuloy na iniimbestigahan ng Sambuanguita Police ang insidente. Mula rito sa Negros Oriental, ako si Ira Taborda para sa 100% balita. Good morning, you are watching Ciento por Ciento. Samantala, 1.8 million pesos na halaga naman ang marijuana na kumpiska sa buy-bust operation sa Kaybungan, Benguet. Freddy Rolyoda sa balita.
Na-recover na maoperatiba mula sa dalawang drug personality ang 15 tubular packaging marijuana stocks na nakasilid sa dalawang sako matapos mailunsad ang matagumpay na drug bypass operation sa bahagi ng barangay Madaymin, Kibungan, Benguet. Tumitimbang ng halos 15 kilos at nagkakahalaga naman ng 1.8 milyong piso ang nakumpiskang mga illegal drugs mula sa mga target suspect na nakilala ng mga otoridad ang isa na si Rustom Jacinto habang nakatakas naman ang isa pa matapos tumalon sa isang bangin at nawalang bigla sa kadiliman ng gabi. Ayon kay PDEA Region 1 Operation Division Chief Seymour Sanchez, matapos makarating sa kanilang kaalaman mula sa isang intelligence report na magkakaroon ng bentahan mula sa pagitan ng dalawang suspect at mga undercover PDEA agents ay pumayag ang mga suspect na mabayaran ng kanilang 15 kilos dalang kontrabando sa halagang 375,000 pesos. Maliban sa tubular marijuana stocks ay nakumpiska din sa mga suspect ang ginamit na sasakyan, bypass money at iba pang illegal drug paraphernalia. Nakatakda namang sampahan ang mga suspect ng kasong paglabag sa Section 5 of RA 9165O, Violation of Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa lungsod ng Baguio, Freddy Rulluda para sa 100%. Dito na tayo sa kompleto. 5:53 a.m. 25. Tatlong suspect po huli sa anti-drug sting. Anti-drug sting. Babago ito ha. Maasin Leyte. Mahigit 100,000 ng shabu nasamsam. Si Ami Cabia sa balita. Ami. Nasamsam ng mga operatiba sa pamumuno ng mga Asin City Police Station ang 105,000 pesos halaga ng hininalang shabu at naresto ang tatlong drug suspect sa isinagawang anti-drug sting operation sa barangay Tagdimpama, Asin City, Southern Leyte. Sa operasyon, isang operatiba ang nagpanggap bilang poser buyer na bumili mula sa mga suspect ng isang heat-sealed transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu. Bukod dito, nakumpiska sa mga suspect ang 6 na heat-sealed transparent plastic sachet na hininalang shabu, bypass money at iba pang drug paraphernalia. Tinatayang nasa 15.02 gramo ang bigat ng mga nakumpiskang hininalang shabu na nagkakahalaga ng 105,000 pesos per dangerous drug board value. Samantala, ang lahat ng ebidensya ay isinailalim sa isang on-site marking at inventaryo sa presensya ng mga individualang saksi at mga suspect ayon sa mandato ng batas. Naharap ang mga naarestong suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Maasin City, Ami Cabias para sa 100% balita. Tatlong motor bangka naman na sangkot sa illegal fishing arestado at dalawang mangisda na iligtas naman sa lumubog na bangka sa Mindoro. Aldrin Puno sa balita. Arestado sa ikinasyang joint patrol ng Philippine Coast Guard BFAR Maritime ang tatlong motor bangka na nagsasagawa ng ilegal na pangingisda sa katubigan ng Libukan Island, Tarangnan Samar, Maripipi Island at Bohol Biliran. Dalawa sa tatlong nasamsam na motor bangka ay gumagamit ng Danish Seine na kilala bilang hulbot-hulbot. Ang ikatlong motor bangka na nahuli malapit sa Tarangnan Samar ay kinumpiska ang lambat kasunod ng pagpapalabas ng Certificate of Orderly Inspection. Pinalaya ang may-ari at mga tripulante matapos magsumiti ng legal na dokumento at pinayuhang tuparin ng mga kulang na requirements. Samantala, nailigtas ang dalawang mangingisda matapos lumubog sa tubig ang kalahati ng kanilang bangka sa vicinity water ng Timog Cabra Island, Lubang Occidental, Mindoro nitong weekend. Nang matanggap ng Philippine Coast Guard Substation Lubang ang impormasyon, ay agad nakipag-ugnayan sa PDRRMO upang maglungsad ng search and rescue operations. Agad ding natagpuan ng responding team ang fishing bangka na Rex and Roy at hinila ito sa ligtas na lugar. Ang dalawang mangingisda naman na nailigtas at nasa mabuting pisikal na kondisyon ay kinilalang sina Joel Damalerio, 80 years old, at Roland Ranke, 51 years old, pagkapwa residente ng barangay Aroma, Tayamaan, Mamburao. Dinala rin ng responding grupo sa Rural Health Unit ang dalawang nasagip para sa karagdagang medical assessment. Barangay Life Support sa Barangay Lumbang, pinangunahan daw po ng Lipa City Disaster Risk Reduction Management Office. Erlinda Cueto Lakdaw sa balita. Linda? Pinangunahan ng Lipa City Disaster Risk Reduction Management Office
ang isinagawang barangay life support sa barangay Lumbang, Lipa City. Dito ay kanilang tinalakay ang mga mahalagang aspeto ng paghanda at pagtugon sa mga aksidente, kagaya ng pagbibigay impormasyon sa standard first aid kit at mga gamit nito. Ipinaniwanag din dito ang mga hakbangin sa pagbibigay ng paunang lunas. Kasama din dito ang mga gabay sa paglilinis at paglalagay ng bandage sa sugat, paglamig at pagtakip sa mga sunog, at pag-immobilize sa mga nasugatan. Binigyang din nila ang mga protocol sa oras ng emergency. Sa pamamagitan ng ganitong orientasyon, inaasahan ng lokal na pamahalaan ng Lipa City na ang bawat isa ay mas magiging higit na handa sa panahon ng mga emergency cases. Erlyn Dacueto Lakdaw para sa 100% balita. Hoy, oras mo na, alas 5:58 na pala. Oh. 10 Farmers Association naman sa Northern Samar nakatanggap ng 3.1 million pesos na halaga ng mga agricultural machinery at equipment. Ang magbabalita, si Rose Metran. Nakatanggap ng kabuang 3.1 milyong halaga ng mga agricultural machinery at equipment ang 10 Farmers Association sa Northern Samar. Ayon sa pamalang panlawigan nito, layunin ng sabing aktibidad ang gawing makabago ang pagsasaka at palakasin ang produktibidad ng agrikultura sa nasabing lalawigan sa tulong ng Department of Science and Technology. Ang distribution event ay dinaluhan ng mga asosasyon ng mga magsasaka na kalahok sa Climate Resilient Farm Business School and Rice Production sa Palapag at Lauang, Northern Samar at iba pang grupo ng mga magsasaka mula sa ibang bahagi ng lalawigan. 4 na tractors, 4 na rice cutters, 10 water pumps at 4 na rice threshers ang ipinagkaloob ng pamalang panlalawigan sa mga magsasaka mula sa Barangay Kabariwan sa Palapag at Barangay Uliras sa Lauang. Dagdag pa rito, ipinamahagi din ang 30 portable grain solar speed drying tray mula sa Department of Science and Technology sa 10 asosasyon at kooperatiba ng mga magsasaka sa buong lalawigan upang mapalakas ang pagproseso ng post-harvest. Mula dito sa Tacloban City, Rose Metran para sa 100% balita. Higit 300 pamilya sa Tarlac City po naman. Abay, sumailalim po sa 4PH program. Ire-report naman sa atin yan ni Aldrin Puno. Aldrin! Sumailalim ang mahigit sa 300 pamilya mula sa iba't ibang barangay sa Community Needs Assessment Orientation ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino o ang tinatawag na 4PH program na itatayo sa Tarlac City. Naging posible ang naturang programa bunga ng pagsisikap ng pamahalang lungsod ng Tarlac sa pakikipag-ugnayan sa national government sa ilalim ng inisiyatibo ni Pangulong BBM at Department of Human Settlements and Urban Development na matugunan ang kakulangan at makapagtayo ng dekalidad na pabahay sa bansa para na rin sa ligtas at progresibong komunidad. Hoy, eksakto, alas 6 na po na umaga at sa oras na ito, atin na pong alamin na ang ating mga Gisadong Global News. Mababa na raw po pala sa pwesto si Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong sa susunod na buwan at ang kanyang deputy na si Lawrence Wong ang papalit. Sinabi ni Loong sa social media na isusuko na niya ang kanyang tungkulin bilang Prime Minister sa Mayo 15 at manunupa naman si Deputy Prime Minister Wong bilang susunod na Prime Minister ng parehong araw. Si Wong po ang pangalawang non-member ng pamilyang Lee na mamumuno sa Singapore. Inihiling niya sa mga Singaporeans na ibigay ang buong suporta kay Wong at makipagtulungan sa kanila para lumikha ng isang mas maliwanag na kinabukasan para sa Singapore. Sinabi naman ni Wong na tinatanggap niya ang responsibilidad at nangangako siyang ibibigay ang buong makakaya para sa kanyang gampanin. Congratulations. Ganun lang sa kanila, no? Bilis lang. Oh. Ayaw ko na. Di ko bababa na. Na. Yun. Walang, ano, walang awayan, no? Mm-hmm. Inahanap-hanap ko yung balita na yung 1.3 billion na halaga ng sabong nakumpiska sa Batangas, ano? Mamaya siguro, hanapin natin yan, ano, ha? Nakita ko kahapon dun sa report ni Mar Gabriel, eh. At tila yata sa araw na ito, kung di ako nagkakamali,
pupuntahan mismo yan ng Pangulo ata, ng Pangulong Bongbong at saka ni Secretary Bernard Avalos. Mm-hmm. Malaking hulo yan, ha? Malaki yan. 1.3 mm-hmm. billion halaga po ng shabu. Tinry na ipasok sa bansa yan. Nasa Batangas mm-hmm. na hulo yan. Kahapon na yan. Kahapon, ano? Mamaya po, ha? Tingnan natin kung kasama sa ating mga mahalagang balita. Magbabalik pa po ang 100%. You are watching 100%. Kasama ang dalawang guwapo. Dito lang sa Net 25 at DZEC 1062. This portion is brought to you by Canroof Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Canroof Corporation offers supply and installation of elevators, escalators, air conditioners, ventilators, jet towel hand dryers, generators, access control system, factory automation, and modernization. For more info, please contact Ami Kanke. Mga problemang may kinalaman sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ano sa palagay niyo? Katiwalian at korupsyon sa kung saan-saan. Ano sa palagay niyo? Kalusugan. Ano sa palagay niyo? Edukasyon. Ano sa palagay niyo? Hanap buhay. Ano sa palagay niyo? Ang daming issue. Samahan ninyo sina Ali Soto at Bati Daza sa pagbusisi sa lahat ng iyan at iba pa. Ano sa palagay niyo? Year 3 na! Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Abangan sa lutong Daza. Halina sa dampa. Sasamahan tayo ni Charlene San Pedro sa ating napakasarap na seafood episode. Tuto magluto ng crispy bangus with crispy pata sauce, sinigang sa miso, salmon belly, baked scallops and oysters, at pako salad. Napaka-healthy, napakasarap. Kita-kits sa Lutong Daza. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. You are watching 100%. Kasama ang dalawang guwapo. Dito lang sa Net 25 at DZEC 1062. At eto na nga, Narzon! Mga kababayan, sa mga kabubukas lamang po ng kanilang radyo at ng kanilang telebisyon. Maging kabubukas lamang po ng kanilang mga social media account. Balikan po natin ang ating Tortang Headline! Dalawang toneladang shabu nasabat daw po ng mga pulis sa isang checkpoint sa Batangas. Nationwide distribution ng plastic driver's license cards magsisimula na ngayong araw. Relasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Pamilya Duterte, it's complicated, ayon kay Pangulong Bongbong. Sa atin, sa Latin Sports News Canada, nanaig sa Women's Ice Hockey World Championship. At sa atin namang segmentong sikat sa probinsya, Pagsanhan Falls sa Laguna. Tako, talaga daw pong tuloy-tuloy, dinarayo ng mga turista ngayong summer. Kala ko naubusan ng tubig. Yun na nga. O kaya na, huminto yung ano, abos ng tubig. Yun ang pinakamaganda. Dating lumalagas, tas biglang huminto. Nako po. Good morning. You are watching 100%. Narito na po ang mga detalye. Iniimbestigahan po ng Philippine Coast Guard ang pagkamatay ng isang candidate Coast Guard non-officer kasunod ng isang sports fest activity. Iniutos po ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban sa Coast Guard Education Training and Doctrine Command at Coast Guard Inspector General and Internal Affairs Service na magsagawa daw po ng komprehensibong investigasyon sa insidente. Ayon naman kay PCG spokesperson,
Rear Admiral Armando Balilo. Nawalan daw po kasi ng malay ang nasabing individual matapos ang ginawang company run na natapos noong alas 8 ng umaga. Bahagi daw po ng week-long Summer Sports Fest 2024 ng Coast Guard Dan Officers Corps o course Class 102-2023 at Regional Training Center sa Aurora. Pagsapit daw po ng alas 8:30 ng umaga, dinala siya sa isang ospital sa Baler, Aurora, para makatanggap daw po ng tulong medikal. Inirekomenda naman ng attending physician ang intubation at ilipat sa isang ospital sa Cabanatuan City para sa karagdagang pangangalagang medikal. Pero pagdating daw po ng alas 10 o alas 11:10 ng umaga, binantayan ang health condition ng naturang tauhan, kandidato, tuhong trainee. Nakitang hindi daw po matatag ang kanyang vital signs. Isinagawa ang cardiopulmonary resuscitation, CPR, ngunit diniklara siyang patay ng kanyang attending physician bandang alauna 1:45 ng hapon. Talagang may time to time. Ano? Timeline. Oo, may timeline matawag doon. Importante yan. No? Ayun, nga. Eto naman, sa unang tingin, nakakalain mong regular na parcel al naman ng mga sakong ito. Oh. Pero nang buksan ng mga polis dyan, abang nakita, shabu! Naku po! Nakalagay ho sa plastic container. Nasa batwa mga ito mula sa passenger van na naharang sa checkpoint sa barangay Pinagkurusan sa Alitagtag, Batangas, alas 8 po ng umaga. Sa inventaryo, abot sa 2 toneladang shabu ang nakumpiska. Nagkakahalaga po yan ng 13.3 billion pesos. 13 plus, nabangin ko na, 1.3, no? 13 ang billion. 13 billion yan. Mm-hmm. Nagtungo po doon si sina DILG Secretary Benhur Abalos at mismong si PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Kinilala naman ang naarestong driver na si Ala John Michael Sarate na taga Quezon City. Pero giit niya, kinontrata lang siya para isa kayang kargamento sa halagang 6,000 piso. Ako? Hindi naman ho binanggit kung saan galing at saan i-deliver ang kontrabando. Pinuri naman ng kalihim si General Marbil sa matagumpay na operasyon kontra droga sa loob lang ng 2 linggo nito sa pwesto. Bigyan ho ng spot promotion ng DILG at ng liderato ng PNP ang hepe ng Alitagtag Municipal Police Station na si Police Captain Luis De Luna. Mula ho sa pagiging captain, mapopromote siya bilang police major. Aba, congratulations, major. Sana yung mga tauhan nyo rin, ano? Mm-mm. Kasi ako, maniniwala, Nelson, nung nag-checkpoint yan, hindi kasama si Hepe. Naman. Di ba? Tsaka mga tauhan niya. Tsaka liwanagin natin, ito ba yung aksidente lang o talagang tinugay-gaya nila? Mm-hmm. Di ba? Ano mukhang hindi nila tinugay-gayan? Kasi parang... Kasi munisipyo sila eh. Yan nga, so dumaan lang sa kanila. Ang maganda dito, Jen, effective yung pag-ano nila, yeah, pag-checkpoint. Check kasi minsan may naka-checkpoint dyan, wala namang tinitingnan eh, di ba? Daan lang ang daan. Pero dapat dyan, tignan na nga, kasi baka ma-technical sila dyan. Di ba? Kasi yung checkpoint na yan, hindi ka pwedeng... May mga tuntunin sa pagpatipad ng checkpoint. Yeah, di ba? Alam mo naman ang mga abogado ng sindikato ng droga, magagaling niya sa technicality. Baka masilipan po kayo dyan. Ano ho? At sa part naman ni General Marbil, sir, hindi ito, ano tawag yun? Baka in-expect niya accomplishment sa part niya. Eh dapat to magkaroon kayo ng malalim namang, malalimang investigasyon sa bagay na ito. Ano ho? Kung ito ay disgrasya na nahuli lang. Di ba? At saka dapat yan, kung nakita niyo po, hindi pangkaraniwan, 13 billion na so nakalaga. Malaki, malaki. Eh di sana ho, nagkaroon kayo ng follow-up operation, sino yan, at mabilis. Di ba? Na tinanong yung driver, sino nagpadala? Baka masana nahuli na natin yung nasa likod nito. Kasi kung droga lang, eh kulang ang accomplishment. Di ba? Sabi ni General Marte. Oo. Oh. Talaga si Jen, sobrang nakahuli na nga. Ang dami mo pa reklamo. Eh, hindi parang puring-puri agad si General Marte sa kanyang sarili. Di ba? O kinlay magad yung kanyang ano. Si Secretary Abalos naman ang pamori. Ay, ganun ba? Ay, parda, no? Kung si Secretary Abalos, hindi, wala tayo magagawa. Ganun talaga. Wawa naman si PNP. Sige naman. Kasi, sabi niya, kaupulo ko na sa pwesto.
Kasi feeling ko parang pogi point na din sa kanya. Tama, siyempre. Champion chip eh. Pero tama ka, dapat na ma-promote din yung mga talagang tao sa baba. No? Eh, kasi ayaw nga lang, kung mapapatunayan nila, kung yung hepe ng police nandun mismo sa checkpoint. Kasi palagay ko ano naman, pababa yung ano niyan, promotion. Ang gano'n sa tauhan. Siyempre, yung hepe, na-promote ako. Sino bang mga na talaga nakahuli doon? Ay, kami pop, sir. Eh, kayo din, ipopromote ko din kayo. Ganun sana, ha? No? Ganun yung sana. Ang problema, yung hepe, hindi naman taga-ron eh, yung mga tauhan. Di ba? Kasi yung hepe, palipat-lipat yan eh. Yun nga, yun nga. General Marvin, sir, panawagan lang natin. Ano, sana ho, magkaroon kayo na mas malalimang follow-up operation. Makikita nyo, malaman. Sino? Ang nagpasok, malaki halaga po yan, ha? Malaki yan. At kay Secretary Bernard Abalos, congratulations, sir. Yes. At ngayon ata, kung di ako nagkakamali, Nelson, Secretary Abalos, niyaya ang Pangulo. Na pumunta doon. Pumunta doon. Mukhang pupunta mamayang, hindi ko lang alam kung anong oras, ano, ha? E, ipopromote dyan yung mga, yun talaga mismong humuli. Ayan, yan, At baka Secretary Abalos, ipromote gabing Executive Secretary. Si... Kasi nakahuli ng malaki, di ba? Alam ka naman yung police na ipromote. Secretary Abalos, ipopromote din kita, ha? Gagawin kitang Executive Secretary. Ay, talaga naman. Ito pa po ang ilan pang mga mahalagang balita. Ayan, na-promote. Inanunsyo po ng LTO Chief, Bigor Mendoza, na... Magsisimula na ngayong araw ang nationwide distribution ng plastic cards o plastic driver's license card. Nasa 600,000 plastic cards ang naihatid na sa LTO at dahil dito, matutugunan na ang backlog ng driver's license sa nasa 9.7 million plastic cards ang inaasahan na pong may hahatid. Ayon pa kay Mendoza, kinakailangan ang 550,000 hanggang 600,000 cards kada buwan at sa pagdating daw po ng 6.5 million cards kasama natitirang 3.2 million cards sapat na para matugunan daw po ang backlog sa nakaraang taon at ang 2024 requirements. Plano po ng LTO na makipag-unayan sa mga courier companies para sa paghahatid daw po ng mga plastic cards. Muli namang ipinaalaala po ng sa publiko ang renewal schedules na inilabas ng LTO para mapabilis po ang pagpapalabas ng plastic license card. Ipinahayag po ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya isusuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na nag-iimbestiga sa deadly drug war. Noong tinanong ang Pangulong Marcos kung ibibigay niya sa ICC si Duterte at kung maglalabas siya ng warrant o pares, ay sinabi niya na hindi ko isusuko, hindi ako maglalabas ng warrant o pares. Sa datos na nilabas ng Pilipinas, mahigit 6,000 katao daw po ang napatay sa mga anti-drug operations sa ilalim ni Pangulong Duterte. Tinatantya naman ng mga ICC prosecutors ang bilang ng mga namatay na nasa pagitan daw ho ng 12,000 at 30,000. Pauulit-ulit hong inaalis ng Pangulo ang muling pagsali sa korte at iginiit na wala itong jurisdiction sa Pilipinas dahil gumagana naman ang judicial system. Sa patuloy na pag-atake sa kanya, ipinahayag po ng Pangulong Bongbong Marcos na it's complicated ang kanyang relasyon sa pamilya Duterte. Eh bakit naman anya complicated? Sinabi ng Pangulo, hindi nagbabago ang kaugnayan niya kay Vice President at DepEd Secretary Inday Sara. Sa isa po kasing question and answer portion sa isang luncheon na pinangunahan ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o ng FOCAP, tinanong po kasi ang Pangulo kung paano nila itutuloy ang kanyang alyansa kay Vice President Inday Sara, gayong hayag ang pagkontra ng pamilya nito sa pulisiya daw po ng administrasyon. Si BP Inday ay nakatutok sa kanyang trabaho at hindi masyadong binibigyan pansin ang kanyang ama at mga kapatid na lalaki. Na mga nagsalita po laban sa Pangulong Bongbong. Ipinagtanggol ng Pangulo ang Vice Presidente sa kanyang pananahimik sa mga agresibong gawa ng China sa West Philippine Sea. Noon po kasi nakaraang linggo, sinabi ng Pangulo na horrified siya. Horrified! Sa lihim na gentleman's agreement na pinasok daw po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping
na hindi gagawa ng anumang paggalaw ang Pilipinas sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea at ngayon ay nagsisilbing naval outpost. Noong mga nakaraang araw ay pinuno din ni Davao City First District Representative Pulong Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte si Pangulong Bongbong. Nauna na pong sinabi ni Paolo Duterte na dapat makontento ang Pangulong Marcos sa kanyang 6 taong termino at huwag nang hangarin ang isang term extension. Ayun! Wala pong planong dagdagan ng Pilipinas ang mga lugar sa bansa na gagawing base ng Amerika sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ang EDCA po ay isang kasunduan ng nilagdan ho sa pagitan ng Pilipinas at Amerika noong 2014 para sa mas malalim na defense cooperation at nagsusulong ng pagpapatupad sa Mutual Defense Treaty. Sa kasalukuyan, siyam na EDCA sites ho ang nasa bansa at humihirit pa si US President Joe Biden ng $128 million na Congressional Allocation Budget para makapagpatupad ng mga proyekto sa mga nasabing base militar. Kinontra naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang obserbasyon ng ilang grupo na mas nagiging agresibo umano ang China sa West Philippine Sea dahil sa EDCA. Paglilinaw ng Pangulo, wala pa ang EDCA sa bansa. Wala pa yung EDCA sites, ay nangyayari ng paggamit ng water cannon, laser at pagbangga ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Kinukonsidera po ng Pangulong Bongbong Marcos na isama ang Japan sa balikatan military exercises ng Pilipinas at ng US. Sinabi po ng Pangulong Bongbong na ang posibilidad na sumali ang Japanese military sa joint annual drills ng tropang Pilipino at Amerikano ay magiging isang magandang hakbang tungo po sa mas mahusay na koordinasyon sa depensa sa pagitan po ng dalawang bansa. Tinitignan din ng Pangulo kung paano pinahintulutan ng trilateral agreement ang mas maraming dahilan para isama daw po ang Japan at wala siyang pagtutol sa nasabing ideya. At dahil nakasama na ang Japan sa ilang exercises na ginawa o ginagawa na ng Pilipinas, wala na anyang dahilan para hindi sila isama sa mga balikatan exercises sa hinaharap. Isasagawa ang balikatan exercises sa April 22 hanggang Mayo 8. Pinapila po si Pangulong Bongbong Marcos sa media na patuloy na isiwalat ang illegal and aggressive action sa West Philippine Sea na mapanganib para sa sovereign rights ng bansa. Binigyan din po ang mahalagang gampanin ng press sa pagsisiwalat sa katotohanan sa pinag-aagawang waterways kung saan makakatanggap po ang Pilipinas ng illegal, aggressive at irresponsible action sa West Philippine Sea nitong mga nakaraang taon. Ayon sa Pangulo, ang rule of law at global consensus ang greatest tool ng Pilipinas sa pag-secure ng maritime territory nito. Nagbabala naman ang National Task Force on the West Philippine Sea laban sa misinformation na pinapakalat ng mga pro-Chinese trolls sa social media para pahupain ang agresyon ng China. Idinitalya ni PCG spokesperson Commodore J. Tariela na nagsasagawa ng transparency strategy ang NTF-WPS para labanan ng mga fake news na kumakalat online para magdulot ng kalituhan sa mga Pilipino sa isyu ng West Philippine Sea. Nagpahayag po ang Pilipinas ng serious concern o matinding pagkabahala sa naging mga pag-atake ng Iran sa Israel kasunod po ng aerial bombardment ng Tehran. Nagdulot po ng international condemnation ang naging drone and missile assault ng Iran sa Israel, kung saan ang ilang mga bansa ay nagpapahayag po ng pakikiisa sa Israel o pagdideklara ng kanilang pangako sa seguridad nito. Sinabi po ng Department of Foreign Affairs na nagpahayag ang Pilipinas ng serious concern sa tumitinding tensyon sa pagitan po ng dalawang bansa at hinihikayat ang lahat ng partido na iwasang palakihin ang sitwasyon at magsika para sa isa daw po mapayapang paglutas ng kanilang tunggalian. Sa isang online press briefing mula po sa Jerusalem, sinabi ng Israeli ambassador Ilan Floss na inaasahan ng Israel ang international community na ikundina ang operasyon ng Iran na gumamit ng proxy nito
kabilang po ang Hamas at ang Hezbollah para suportahan ang pag-atake. Bagamat hindi binanggit sa pahayag ng Pilipinas ang pagkundina, sinabi ni Floss na iginagalang ng Israel ang pahayag. Idinagdag pa ni Floss na ang nangyaring mga pag-atake ay malinaw na halimbawa daw po ng pagnanais ng Iran na sirain ang Israel sa na inilalarawan ang pandaigdigang banta na dulot ng isang potensyal na nuclear-armed Iran. Kompleto na po ng US at Philippine Marines ang kanilang unang linggo ng urban operations at training exercises sa Maguindanao del Norte. Ang pagsasanay na tinaguriang MAREX 24 ay may kinalaman sa land navigation at jungle warfare operation. Sinabi po ni 1st Philippine Marine Brigadier Commander Brigadier General Eric Macaambak na ang mga kalahok na tropa ay dumadaan sa jungle environment survival training at land navigation. Sumailalim din po sila sa simulated close quarter engagement laban sa enemy position. Mahusayan niyang ginagamit ng mga kalahok ang kanilang bagong kaalaman sa navigation, basic patrolling at jungle survival strategies. Idinagdag pa ni Macaambak na sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa kahalagahan ng GEST at land navigation. Ano yung GEST navigation, ha? At ang ating jungle, yung abbreviation, yes, ay pinakikita ng parehong puwersa ang kanilang kakayahang umangkop at maghanda sa harap ng umuusbong na mga banta. 6:23 AM, na-contain na po ang data breach ng mga system ng Bureau of Customs at patuloy ang pagabantay sa kanilang mga database para matiyak na hindi ito mapinsala ayon po sa DICT. Natuloy na din ang mga user accounts na nakompromiso ng data breach na nasa 50,000 personally and identifiable information. Hindi naman daw po na-access ng mga hackers ang electronic to mobile system ng Bureau of Customs. Iniulat po kasi ng cybersecurity group Deep Web Connect na nasa 4.5 gigabytes. Malaki-laki din po ito, ha. 4.5 gigabytes ng BOC data ang nakompormiso ng isang cyber hack group na tinukoy ang kanilang sarili bilang Death Note Hackers PH, Philippine Hacking University at ang Excommunicado. Kung ano-ano pa tawag ng mga loko ito, no? Kasama daw po sa nakompermisong data ang mga personal information mahigit 2,200 empleyado at 80,000 customers. Naku po, dami niyan. Naku. Eh kaya pala ang balita natin bigla naghigpit ngayon si Commissioner Bian Rubio sa kanilang mga mga dokumento ng BOC pati sa transactions ata. Yun ang balita diyan, ano, ha? May napasok pala sila ng hacker. Ay nako. Samantala, sinabi ng House Secretary General na may kasalukuyang kasunduan ng Kamara at MMDA kung saan ang mga makikitang driver na gumagamit ng plakang may numero 8 ay kukunin at kukumpiskahin. Muling pinalalaho ng House of Representatives na mga miyembro nito na gumagamit ng protocol plates ng may numero 8 eh hindi ho itinuturing na legitimate at hindi ho otorisado. Ayon. Inulit ni House Secretary General Reginald Velasco na ang plakang ito po ay hindi authorized dahil nag-issue na ng paggamit ng mga plaka ang 19th Congress sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Ha, hindi pa raw nag-i-issue. Yan. Dagdag pa ng opisyal ang unauthorized at illegal na paggamit ng mga special plates ay hindi ho dapat konsentehin dahil ito po ay banta sa kaligtasan ng publiko at nagpapababa sa integridad ng sistema ng vehicle registration system. Ayon pa kay Velasco, ang Kamara ay nananatiling committed na tiyaking accountable at transparent ang Kamara. Itinaas na po ni Chubby Chingson ang premyo. May premyo? Oho. May palaro?
reward ito eh. May pinangako niya para sa mga tauhan daw po ng MMDA. Aba, dinagdagan pa ha? Na humuli sa kanya eh. Dahil daw po sa pagkapatupad ng batas, nang ito'y sitahin ang kanyang convoy na dumaan po sa EDSA busway. Aba, maganda palang hulihin si Gob Chabit ha? Kaya ngayon, paglabas ng subdivision eh, natin, dami ka, nakaabang. Hinuli na agad ng guard ha? Ay, wala ho kayong seatbelt. Kulang ho yung tire pressure ng ano nyo, ha? At saka, ba't kakaiba yung sasakyan ninyo, son? Ba't ganito mukha niyan? May personal kasi nagtungo na, son, ha? Personal pa nga. Personal pong nagpunta sa tanggapan ng MMDA sa Pasig City para po bayaran yung violation ticket na tinikit sa kanyang driver. Kukunin yung lisensya. Yes. Babayad. At inihanda na rin niya yung 200,000 pesos para sa reward. Ayon po kay Singson, binayaran niya ang violation ticket ng kanyang driver at ibinigay yung pabuyang 200,000 sa mga traffic enforcers na sumita sa kanyang convoy. Eh, dahil nga dati, 100,000 lang yan. Yan. So, dinoble pa niya. Ginawa pang 200. Napakagalante, ha? April 8, nang sitahin po ang convoy ni Singson. Dahil sa pagdaan nito sa EDSA busway sa bahagi po ng Cubao. Anong sinabi? Inamin naman ng dating gobernador. Nagkamali sila. Ayun nga eh. Opo, nagkamali. Tsaka hindi niya sinasadya. May opening eh. So, nag-overtake. Nakita ko yung hindi ano. Na makalabas. Hindi na makalabas. Oo nga. Parang na-trap na dun sa barandilya. Yes. Alam ka naman, banggain niya yun para makalabas, di ba? Oo, yung mga cone. Nag-overtake. Wala na, andun na, nahuli sila. Ang pagkakamalian niya, pero pinuri po niya yung mga traffic enforcer na humuli sa kanila sapagkat ito ay tumutupad ng kanilang trabaho. Kaya dahil doon, ito ang 200,000, ha? Yan na nga. Para sa inyo yan. May kasama pa atang jacket. Ay, oo. Binigyan pa ng lumpiang Shanghai, ha? At saka Ilocos Empanada. Ilocos Empanada. Yan. Ayan, magsawa kayo dyan, ha? Lako. Manghuli kayo na manghuli. Pero ito ang sagot naman, Nelson, ang problema. Ano? May nagka-problema pa? Nagka-problema pa rin. Namigay na ng pera. Ako pang masama ngayon? May problema si Chairman Artes. Bakit? Nilabag umano ng MMDA. Aba? Ang batas nang tanggapin nito ang 200,000 pesos ba? Reward money. Sino may sabi niya? Baka kung sino-sino lang. Na inalok ni Chabit ayon mismo sa Civil Service Commission. Baka naman janitor lang ng Civil Service Commission na nagsabi niyan. Si CSC Commissioner Eileen Lizada. Siya mismo yung may-ari ng mga pag nagsha-shopping ka? Hindi, online Lazada. Shopping? Lazada yon. Ito naman Eileen Lizada. Okay. Ang sabi niya, Ano sabi? Labag sa batas ang naturang gawain. Ha? Labagbas sa batas yun, magbibigay ako ng reward dun sa... Yes. Dahil tinupad mo yung tungkulin mo, bibigyan kita ng regalo. Bawal yun? Section 7, Republic Act Number 6713. May batas pa? Yun po yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official and Employees. Ano pang sabi sa batas na yan? Ang Section 7 ng RA 6713 nagsasaad na ang mga opisyal at empleyado ng publiko hindi dapat humingi. Eh, hindi naman humihingi eh. O tumanggap direkta o hindi direkta anumang regalo. Kahit malaming na tubig, hindi pwede. Ay, bawal. Ha, bakit? Bawal din po ang pabuya. Napaka-KJ naman ang batas na yan, no? Bawal din po ang pabor. Bawal din po yung libangan. Pinata, ginojo ko siya para malibang. Bawal din yon? Bawal yon. Huwag mo siyang patatawain habang naka-duty. Marami namang batas yan si civil service, oh. Bawal din po yung pautang o anumang bagay na may halaga. Naku naman. Mula sa sinumang tao sa panahon ng kanilang official duties. Ah, habang may ginagawang... Yes. Kung off-duty. Dapat off-duty pala binigay ni Chabit yon. Hindi, sabi ni Chairman Arte, sige, kunin ko po, pibigay ko alas 5 ng... Yun dapat. Mga alas 6 ng hapon. Kaya problema, nagpunta kayo dyan, office hours. Yun daw po, ha? Bawal din po yung may kaugnayan sa anumang operasyon na. Kinokontrol o anumang transaksyon na maaari makaapekto sa function ng kanilang opisina. Bawal pala yun. Sabi ni Governor Chabit, ngayon magmumulta kayo sa akin ng 400,000. Sabi ni Governor Chabit. Ito yung 200. At sabi ng bawal yan. Ngayon, anong mangyayari? Magmumulta kayo ng MMDA. Tubo pa si... mahusay talaga siya sa ano, no? Sa taya. Wala pa. Wala po. Antip lang po yan, ha? Hindi, palagay ko naman ano yan. Sa iba't ibang pagkakataon kasi, Jen, kung binigyan ka ng pabor, pa pwede.
pwede mo sabihin, oh, bawal yan. Kayo na nga. Aba, ginawa kita ng mabuti. Mm-hmm. Tapos binigyan mo ako ng pera. Oo. Baka yun ang hindi... Pero yung hinuli mo ako, na ako pang mapeperwisyo, tapos natuwa ako, ginagampanan mo yung tungkulin mo, baka iba yun, di ba? Ayun. Ayun mo lang. Okay, abogado naman si Artes. Tingnan natin kung ano ang magiging kasagutan dyan. Pero, well, tama din naman yun sa part ng Civil Service Commission. Kasi yun ang batas eh. At saka baka gayahin ng iba. Na kunyari, gumawa ng mabuti, etc. Pero ang sa ilalim ng lahat ng yun, gusto lang pala makareward. Ah, yung huli ng huli, kahit yan. Wala namang paglabag, ano? Baka maging masamang ehemplo pa. Yun na nga. Kasi bigay ng bigay si Chabit ng mga ganyan. Dito ho kayo pumunta at huhulihin kayo ng security guard namin dito. Wala kayong ID. Di, balita ko. Sabi ni Chairman Lizada, Duralex Sedlex. The law may be harsh, but ganun ba? Yun ang batas eh. Pero ako hindi naniniwala sa explanation niya. Ha? Ganun. Ako naniniwala na yung batas ay para dun sa nagbigay ka ng regalo kasi humihingi ka ng pabor. Dito naman wala siyang hiningin pabor eh. Siya pa nga nagarbyan. Nahuli pa nga siya. Magkita ho tayo sa Supreme Court, ha? Ayan, yan. Mag-ano tayo? Sa halagang 200,000. Kumita pa! Talaga naman! Kaya sabi ng Civil Service, Artes, bayaran mo si Chairman Chabit ng 400,000. Kasabot pala. Magkasabot pala yung dalawa. Ay, disgrasya. Okay na. Ay, dako. Balik tayo sa realidad. Sige. Oras mo natin, 6:33 na umaga. Oy, maaari daw kong asahan na makawani ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ng kanilang mga dependents ang mas mabuting healthcare sa pamamagitan ng accreditation ng medical clinic ng ahensya bilang consulta package provider ng PhilHealth. Sinabi po ni MMDA Acting Chairman Romando Artes na bilang isang KPP MMDA medical clinic, maaari na ngayong magbigay sa lahat ng mga kawani nito at sa mga dependent ng isang primary care benefits package. Kasama sa primary care benefits package ang health profiling, consultations, diagnostic at laboratory test tulad ng chest x-ray, fasting blood sugar at electrocardiograms. Maging yung mga medisina para sa ilang medical conditions tulad ng asthma, diabetes at hypertension. Pumirma din ho ang MMDA at PhilHealth sa isang memorandum of agreement para ma-renew ang partnership. Sa ilalim po nito, papayagan ng MMDA ang pagpapakita ng PhilHealth information materials sa kanilang digital at non-digital advertising platforms para makapagbigay ng napapanahong impormasyon sa serbisyo at benepisyo ng PhilHealth. Sinabi naman ni PhilHealth President and Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr. na panibagong alyansa sa pagitan ng PhilHealth at MMDA ay makakatulong sa pagpababuti ng akses ng publiko sa dekalidad ng pangalagang pangkalusugan, lalo na sa National Capital Region. Inanunsyo po ng Civil Aviation Authority of the Philippines ng CAAP ang mga schedule ng pag-asara ng runway sa Davao International Airport dahil sa emergency repairs. Sinabi ni CAAP spokesperson Eric Apolonio na ipapatupad ng Airport Administration ang emergency repair ng runway sa loob na po ng 15 araw simula Abril 14. Kasama po sa emergency repair ang pag-aalis ng damaged pavement, paglatag ng aspalto o pagre-repair ng runway markings mula daw po sa original na 6 hours. Ang closure period ay magiging 4 oras para hindi gaano maapektuhan ang operasyon po ng airline. Batay po sa scheduled repair, nag-adjust ang mga flight schedules ng Philippine Airlines sa pagitan po ng Manila at ng Davao. Aabisuhan naman ang mga pasahero kaugnay ng pagbabago sa kanilang flight schedules. Samadala sa survey naman ng Publicos Asia Gen, ha? Alam mo ba na ang internet po nangungunang source ng political news and current events para sa mga Pilipino? Sa pahayag ng first quarter survey 2024 na ginawa March 14 hanggang 18, 65% ng mga Pinoy ang nagbabrowse sa internet bilang main source ng balita. At doon ho nila nakikita
si Jenzo Barjaga. Yun na. Mm. Yun, natuklasan din na 61% ng mga Filipino adults ay gumagamit ng Facebook para sa mga balita, lalo na sa 100%. Yun, talaga Facebook naman, Live. 65% ang nanonood pa rin ng balita sa television, lalo na sa Net25. Yun talaga na. Naman, no? Mm. Pagdating naman sa daily news consumption, sinabi ho ng Publicos Asia na 52% nag-a-access ng balita sa pamamagitan ng social media araw-araw. Yeah, no. Ginawa ho ang independent and non-commissioned survey sa 1,500 respondents. Mm. Puntahan niyo po yung net25.com. Ayan. Yan. Kompleto mga balita po yan, ha? Ay, nako, habang kayo po'y naghahanda ng pagkain ng inyong mga anak, ha? Ano yan? Si Mr. po napapasok sa trabaho, sa opisina. Ay, eh, checkin nyo po, yung ginagamit yung asin dapat iodized salt. Ay naman, oh. Yan, ano, bakit ba? Meron bang balita na may... Kasi alam mo ba... Nagkakaroon na naman ng deficiency sa iodine? Eh, alam mo, ang katunayan lang, mula nung patupad tayo ng batas, yung ating iodization. Oo. Eh, dapat 31 years ago, dapat wala nang mayroong, tawag ito, goiter. Sa mga kababaihan. Oo. At saka sana, mga Pilipino ngayon, matatalino na. Kasi isa sa pangunahing sangkap yung iodine, pampatalino yan eh. Oh. In 30 years, sana mas matalino tayo sa mga Chinese ngayon tsaka sa mga Japanese. Ano ba nangyari? Eh, ang problema po, binaliwala yung batas. Bibihira ang, kumbaga, ang iba. Pagka gumamit ng asin, alam niya, pampalasa lang eh. Mm-mm. Hindi niya inisip na ito palang asin ito, dapat ay mayroon pong iodine content. Eh, di ba yun nga yung batas, yung dapat lahat ng nabibiling asin sa Pilipinas ay iodized. Dapat. So kapag ka bumili ka sa halimbawa palengke, yung tinatakal, kasi may iodine na yun dapat. Eh, dapat nga, ganun ang problema. Sa mga yan, wala. Ah, at wala. Pangalawa, yan ay imported. Oh. Ah, hindi nga sila, ay oo nga, dahil may report na yan ay mga industrial salt. Industrial salt. At nakakatakot pa, Generalson. Uh-uh. Alam mo, sa halip na tumalino, mabulan tayo ng goiter. Uh-uh. Dumami ang may sakit na yung kidney failure. Oh. Sobrang alat na po ng mga asin na ginagamit natin. Sobra-sobra yung ano. Oho, yung alat na pumapasok sa katawan natin. Eh, mabuti pala nung panahon ni Secretary Plavier, no, na ano yung campaign nila dyan. Yun na nga, yun na nga. Oo, sa iodized salt. Sana si Secretary Ted Arbosa, ganun din. No? Oh. Hindi tayo nagpo-promote ng brand ng anumang klase ng asin, pero ang ating sinasabi, tsakin nyo po, iodized salt ang inyo pong ginagamit. Eh, kasi nga, wala namang yung tinatakal, hindi mo naman... At saka yung tinatakal po, ang pagkakamali kasi ngayon, akala ng mga tao, noong nga nakaraan, nagtanong ako, ba't kayo lagi, kasi ituhoan niya ang locally produced, galing po sa probinsya natin. Hindi pala. Nagkamali po kayo kasi yung tinatakal po sa mga palengke, yun po ang imported, galing po in Australia at kung saan-saan. Kasi hindi po, wala na nga palang asinan sa wala Pilipinas. Na. Halos wala na po talaga. No? So yung iodized na sumusunod sa batas, yun yung locally produced. Yun po ang locally produced. Inayos na po yan eh. Ayun. Kaya mga misis ha, yun nagdadalang tao. Kung kayo po alam ninyo kayo nagdadalang tao, importante. Yun hong ginagamit yung asin ay may iodine para yung anak niyo po maging matalino kagaya namin ni Nelson. At saka ano, abangan din natin yung implementasyon ng asin law diyan, yung bago. Yung pagpapalakas ng industriya. Ayun. Ng salt industry sa buong Pilipinas dahil ito ay magbibigay ng trabaho sa marami nating kababayan. Pakitawagan nga schedule nga nung ating mga kasama sa production yung taga BIFAR. Sa BIFAR, oo. Kasi ang BIFAR na po ang pangunahing ahensya ng gobyerno ngayon na tututok sa asin. Eh biruin niyo mga bayan, asin lang i-importin pa natin, di ba? Apakasakit naman katotohanan bagay niyan. Tapos yung in-import yun ang akala natin makakabuti pa sa ating kalusugan. Baligtad pala. Ngayon ko napatunayan that truth hurts. Ayun na. Masakit ang katotohanan. Sa 100%'ng asin na kinukonsume ng Pilipino, 7% lang ang locally produced. Lahat imported. Kaya hindi pa binibili ng marami. Dapat itong irari ng manibela tsaka ng piston. Naku po. Kung ako kay manibela tsaka kay piston, iodized salt ang ikampanyan nyo, baka nakatulong pa kayo sa taong bayan. Kung minsan dyan, yung kulang ka ng iodine, yung medyo mahirap kang mag-intindi, no? Oo. Masakit bang katotohanan? Nabobobo po tao. Ayun nga. Pagkakulong sa iodine. Kaya ngayon, hindi mo maintindihan kung paano ba imo-modernize yung jeep mo. No? Kaya tinututulan mo, hindi mo naman naintindihan eh, no? Ay, totoo. Kagaya ng report ni Erlo Bringas. Erlo, ano ba nangyari sa mga nagpo-protesta, yung mga jeepney driver?
Oh, magandang umaga kayo dyan, Kuya Nelson. Actually, kagabi pa lang naka-steady na dito sa three lanes ng lane ng patungo ng Quiapo area. Itong mga jeepney, nakabilang yan sa members ng Manibela at Piston. Sa pagka-oras na ito, Kuya Jen, Kuya Nelson, na talaga namang tukod ang traffic. Kung kayo ay magmumula po ng Quiapo Avenue area, dahil three lanes itong occupied jeep para manawagan nga sa pamahalaan na tutulan yung jeep ni modernization program. Mula kanina ng araw ay patuloy ng balikan natin si Arlo Bringa. Sumihin na lang po yung kanyang signal. Eh, ibig sabihin dyan, mula pa kaninang madaling araw, hindi na sila umalis dyan. Naminormiso nga yan. Ayan nga, naokupahan nila yung tatlong linya. Nakupo, e di isa traffic na lang yung madadahanan. Yun na nga. Alam mo bang isang jeep lang o isang sasakyan ang masiraan? Dyan sa lugar na yan, ha? Eh, naku po, eh, hanggang ano na yan? Circle na? Hanggang kaya po. Lalo na yan. Grabe. Magbabalik pa po ang 100%. You're watching 100%. Lang namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pag-arap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot-kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba, sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Aasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon, ay lalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat muntik at tagumpay. Balikan na po natin si Arlo Bringas po natin sa Welcome Rotonda. Arlo, napuputol ka eh. Oye, Jen, medyo mabigat na yung daloy ng traffic ko dito approaching dito sa bahagi ng Welcome Rotonda. Actually, nag-U-turn na yung mga sasakyan bago pa lang dumating ng Welcome Rotonda dahil three lanes to occupy ng grupong Manibela at Piston na nakahimpil ngayon dito yung kanila mga jeepney units dito sa lane ng Quiapo area. Nais silang ipanawagan niya sa gobyerno na tutulan yung program. Kaya sila nagsagawa ng pagkilos dito sa lugar. Paalala natin doon sa mga kanina nakausap natin si Mar Valbuena at ang presidente ng grupong Manibela at inaasahang baka madagdagan para yung bilang na ito ngayong day 2 ng jeepney transport strike at bigyan rin sila ng paumanhin din sa ating mga kambahan na posibleng maapektuhan dahil nga sa nais lang daw nilang tawagan sa ating gobyerno. Ito nakabantay rin yung Quezon District dito na TMR para mark up nga sakasakali magkakon ng problema ng pangsekuridad dito sa lugar. Yung iba sa kanila dito, Jen Gerelson, kagabi pa lang ay huminto na rito sa three lanes ng Welcome Rotonda. Kaya naman yung traffic ay halos sumabot na ron pag angat mo ng Quezon Avenue underpass. Sa mga turista, bibiyahin po kayo Paspaya, Pamanila, iwasan nyo muna itong area no, kung sa kanon hindi kaipit sa usad pagong na traffic dito sa lugar dahil nga sa nagong programa.
nitong dalawang phone na ito. Yan mo na ang latest dito sa Quezon City, Robringas, para sa 100% balita. O MMDA, Quezon City Police, ulihin niyo po yan, ano ha? O kaya naman, ito ninyo? Mm-mm. Kasi abala sa karasabi. Abala. Eh. Diba? Yan ang maraming nilalabag na obstruction batas. Obstruction yan eh. Ba't mo ihimpil yan? Karasabi yan. Yun. Nako. Hindi naman yan ang usapan. Ang usapan, tigil pasada. Wala sa kalsada. Yun. Ilalagay mo dyan yung mga... Alam nyo, pagka ganyan, kaninong simpatsa ang makukuha ninyo? Ayun, lalo magagalit sa inyo commuter niyan. Kahit na ano pang ganda ng layunin mo, pero piniperwisyo mo yung kapwa, wala kang magiging taga-suporta niyan. Chairman Artes at saka itong si General Red Maranan. Hulihin nyo po yan, patikitan nyo po, maging sa LTO, obstruction po yan. At kung ayaw po umalis, ito po ninyo yung mga sasakyan nila, ha? Please lang. At ngayon, narito na po ang ating Ensaladang Sports News! Nanguna po ang Boston Celtics at ang Oklahoma City Thunder sa regular season standings ng NBA. Nagtala po ang Celtics ng 64 wins at 18 losses para sa number one spot Eastern Conference. Sa pangunguna po ni Jason Tatum, nag-average sa 27 points, 8 rebounds at 5 assists. Sa Western Conference po naman, namamayagpag ang Thunder na naglista po ng 57 wins, 25 losses sa pangunguna po naman ni Shai Gilgeous-Alexander. Nagkaroon po ng season average na 30 points, 5 rebounds, 6 assists. Naghihintay na lamang ang parehong first seed teams sa mananalo sa mga play-in games para malaman kung sino ang kanila makakaharap sa una nilang serye. Ay, nangaig naman po ang Canada laban sa United States sa isang 6-5 win sa Women's Ice Hockey World Championship. Ito pong 22 pagkakataon na ang Canada at US ay nagtagpo sa finals at ito po'y tumabla sa 5-5 sa loob ng 3 period ng back and forth action sa Adirondack Bank Center. Ang power play goal ni Daniel Sardanchny, 5 minutes and 16 seconds sa overtime, ang nagbigay ho ng pagkakataon sa Canadians na bawiin ang world title mula po sa United States. Ito ho'y nagwagay sa gold medal game sa Canada noong nakaraang taon. Nakuha naman ng Finland ang bronze medals matapos talunin ng Czech Republic, score 3-2. Congratulations, Canada! Yay! Nagsimula na po ang International Table Tennis Federation World Cup Macau 2024. Meron pong 48 male, 48 female paddles na naglalaban-laban sa Galaxy Arena. Ide-depend naman na reigning men's champion Fan Zhendong at reigning women's champion Cheng Meng ang kanilang mga titulo laban sa mga kasalukuyang top-ranked paddlers ng mundo. Sinabi po ng ITTF Deputy President Liu Goliangs. Macau, na isa ang Macau sa mga siyudad na pinakasumusuporta sa makaganapan sa ilalim daw po ng ITTF. Ang mga atleta sa World Cup na ito ay hindi lamang mga nangungunang malalaro sa mundo, kundi ang pinakamalaki ng kanilang mga asosyon, maging ang kanilang mga bansa sa rehiyon. Ang competition po ay isasagawa mula April 15 hanggang 21! At eto na ang sikat sa probinsya. Nakapunta na ba kayo sa Hinulugang Taktak? Ha? Yan po ay nasa Antipolo. Yan. Pero kung nakapunta na kayo dyan, aba mas puntahan nyo ang Pagsanhan Pol sa Laguna. Yun. Dahil ito po ay talagang dinarayo ng mga turista. At ito ho ibabalita ni Antonio Lagunoy Jr. Ang Pagsanhan Falls, klaro rin sa tawag na Kabinti Falls, na ang katutubong pangalan nito ay Talon ng Magdapyo, na isa sa pinakakilalang mga talon sa bansa na matatagpuan sa lalawigan ng Laguna. Isa itong pinakapangunahing atraksyon para sa mga turistang dumarayo dito, lalo sa panahon ng taginip. Maaring marating ang Pagsanhan Falls sa parang maglalakbay sa ilog sa pamamagitan ng bangka na magmumula sa munisipalidad ng Pagsanhan na isa ring pang-akit na pang-turista sapagkat ang Pagsanhan ay nasa daluyan ng dalawang ilog.
Nagmumula ang tubig ng talon sa ilog, balanap at ilog bumbungan. Ito ay matatagpuan sa hanggahan ng mga bayan ng Kabinti at Lumban. Subalit mas sa bayan ng Pagsanhan, magmumula ang mga bangkang patungo sa falls. Alam nyo ba na ang Pagsanhan Falls ay may taas na 318 feet? Dinadayo dito ang adventure na shooting the rapids na mahigit isang oras. Sasakay sa bangkang walang katig at handa nitong salubungin ang malalakas sa puwersa ng agos ng tubig sa pagitan ng mga matatalas na bato. Meron din dito na matataas na bangin sa paligid at makikita ang magagandang halamang gubat gaya ng mga orchids, pako at mga mahahabang baging. Ang bangka ay minamanoobra ng dalawang bihasang bangkero na nakapwesto sa mayunahan at hulihan ng bangka. Pagkatapos ng mahaba-habang pamamangka ay mararating na ang kaakit-akit na rumaragas ang lagaslas ng talon. Alam niyo din ba ang Pagsanhan Falls ay dineklarang isa sa mga pambansang parke ng bansa sa mga proklamasyon bilang 392 noon pang March 29, 1939 at bilang 1551 noon namang March 31, 1976. Ito ay may sakop na 152 hektaryang lupain. Ngunit nagbago ito ng maghain ng resolusyon na palitan ang pangalang Pagsanhan Falls at tawagin itong Kabinti Falls noong taong 2009. At batay dito, ang sikat na Pagsanhan Falls ay matatagpuan sa loob ng local government territory ng bayan ng Kabinti at hindi na ng bayan ng Pagsanhan. Napakasarap balik-balikan ng napakagandang tanawin ng Pagsanhan Falls o Kabinti Falls at ang mararanasan mong adventure sa pagtungo dito. Jen? So, Kabinti Falls na pala yan? Ati pala sila, yes. Oh, mm-hmm. Pero ako, Jen, ito naman sa Besior, payong kaibigan. Oo. Huwag nyo nang palitan yung mga pangalan na ganyan, di ba? Kasi markado na yan. Eh, tsaw, oo. Para lang Pasig River. Oo. Diba? Dahil ba yan ay nandun sa, alam dumaan na ng Makita, Manila, Makati. San Juan, oo. Pagdating ba dun sa iyo, ito, dahil yan eh Makati na, Makati River na yan pagdating dito? Hindi, ganun yun. Hindi ganun, di ba? Pasig River pa rin. Oo, oo. Kasi yun yung itinawag eh, di ba? Ayan. Magkakalituhan kasi. Oo. Pagka, asan yung Kabinti po? Alam ng tao, pag Sanhan Falls yun. Yan eh, oo. Ayan. Oo. Ay, naku. Hindi parang paano lang yan? Itong Trigis Foliar. Ay, yan ang maganda. Ha? Yan. Ito pong Trigis Super Foliar. Ano yan? Ito na po ang pinakamaganda, wow! Kompleto, at balanced bio-organic fertilizer na certified po ng Fertilizers and Pesticides Authority o ang FPA. Ayun! Bilang plant and soil biostimulant ang nag-iisang fertilizer na po. Ibig sabihin, certified soil conditioner, growth enhancer, at stimulant plant sa ugat, sa pananim, at mga bunga. At meron din daw po itong organic insect repellent. Ba, meron? Kaya, less abono na. Yun. Less insecticides. Galing. At fungicide. Pero madami po ang ani at mas mabigat ang bunga, kaya mas malaki po ang kita. Wow! Ito po ay pwedeng gamitin sa lahat ng klase ng pananim, ha? Uh-huh. Tulad po ng palay, mais, gulay, fruit trees at ng iba pa. Kompleto po ng mga nutrients at ng vitamins, minerals, kailangan po ng pananim, kaya maaari na pong bawasan ng 50 to 75% ang abono sa unang paggamit. Ayon. Hanggang maging zero abono. Wow! At maaari pong i-search sa Facebook ang mga FB pages ng Trigis Foliar. O pwede hong bisitahin ang kanilang main distribution center sa 52M Lorenzo Road, Purok 3, Barangay San Roque, San Isidro, Nueva Ecija. Tawagan po ang mga numero 0908-500-0831 sa Smart, 0999-979-1248 at 0915-258-5550 sa Globe. Available also sa Shopee, Lazada at TikTok. Ayun. 3G Super Foliar! At ito pa po ang isa, mga kababayan. Ang atin pong nakatutuwang pang merienda, aba, is nakatutuwang pang negosyo rin po. Punta na sa pinakamalapit na Mr. Donut Brunch sa inyong lugar, wow, or mag-order via Grab or Food Panda.
Gusto niyo po magnegosyo? Abay, open po sila sa franchise, oh. Maaari kayo mag-inquire via email at fms@mrdonut.ph. Ayun! Hoy, bago tayo magtapos, Nelson, ha? Ay! Laking problema ngayon na kinakaharap ni Bebot Alvarez. Dating speaker. Oo naman! Eh kasi mayroon siyang panawagan, mga militar. Yun nga. Mag-atras na raw kayo ng suporto sa Pangulong Bongbong Marcos. Naku po. Hinihikayat niya yung mga militar. Umatras na ng suporto sa Pangulong Bongbong. Oh. Ay mukhang ang mga mababatas ngayon ay humihiling na imbestigahan po ng Ethics Committee itong si Congressman Alvarez, sapagkat yun nga pong kanyang mga naging pahayag. Ay, no, yun ang problema ngayon ni Kong Bebot. At saka kung lalabag yan sa rules ng House, ay, oh, talaga naman. Mapapatalsik siya sa posisyon, di ba? Yun lang isang tao. Ako ba, pangkaraniman tao na nanawagan, oh, mga militar, wag na kayo, ano? Oh. Ibawal po yun. At alam mo ba kung sino nanawagan? Sino nanawagan? Si Dabao, ano, itong si Congressman Khalid Dimaporo ng Lanao del Norte. Isa rin pong Muslim congressman ang nananawagan ngayon. Naka, problema yan. Kung Bebot! Ay, kasi nga, mukha nasaktan siya dun sa pagkakasuspindi ng kanyang bata. Si Governor Jubahib. Ang problema kasi dyan, kung wala kang ginawa, edi walang isususpindi sa'yo. Diba? Walang irereklamo sa'yo. Naka po. Yan ang problema. Ay, mamaya po, magtatanong pa tayo sa ating palatuntunan sa ganang mamamayan ukol sa bagay na yan. Yeah, alas 5 po yan ng... Ay, alas 4 yan. Alas 4 ng hapon. Alas 4 po yan mamaya. Ha? Ayan. O paano? Paano? Ito po ang palatuntunan. 100%! 100%! Ito na ang Paborito Kong programa sa Umaga.